Wednesday po sa inyong lahat. Good morning, Joshua. Good morning, Celine. Ayan, dahil good morning ngayon, medyo hindi magandang balitang pag-uusapan natin medyo today. Medyo marami rin nga nagtataasan ngayon. Nagpapataasan dahil sila. Isang malaking balita, natataas na daw talaga ang bill ng kuryente dahil nako, nagtaas ang generation charge na kung mga kasangbahay. Buti nila, medyo malamig pa ang panahon. Oo. Sana pagdating ng summer naman, mag-rollback naman sana. Kasi marami nang gagamit ng mga kuryente niyan. Pero mga kasambahay, narito na po ang ating mga tampok na balita ngayong umaga. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan. 125 pesos hanggang 300 pesos na dagdag sa monthly bill, posibleng maranasan ng mga customer. Business permit ng mga maliliit na sari-sari store, libre na sa Pasig City. Mga Pilipino na nais magnegosyo, dumarami ilang patok na business ngayong 2023 at tips kung paano kumita, alamin. Ngayong tumaas po ang presyo ng generation charge at natapos na rin ang ipinatutupad na refund sa mga customer, inianunsyo po ng Meralco na tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Enero. Para sa ilang customer, masyado lang mabigat ang binabayaran nilang electric bill, lalo't ito na ang ikatlong magkasunod na buwan ng dagdag singil sa kuryente. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Panibagong dagdag bayarin ang bubungad ngayong 2023 para sa mga customer ng Meralco matapos na i-anunsyo ng power distributor na tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Enero. Base sa anunsyo ng Meralco, 62 centavos per kilowatt hour ang madaragdag sa singil sa kuryente ngayong buwan. Nangangahulugan ito na tataas ng 125 pesos ang babayarang bill sa kuryente ng mga customer na kumokonsumo ng 200 kilowatt hour sa loob ng isang buwan. Karagdagang 187 pesos para sa mga kumokonsumo ng 300 kilowatt hour, 243 pesos kung 400 kilowatt hour at 309 pesos naman kung umaabot sa 500 kilowatt hour ang buwan ng konsumo sa kuryente. Ito na ang ikatlong buwan ng sunod-sunod na taas singil ng Meralco. Paliwanag ng power distributor, ang dagdag singil ay bunsod ng mataas na generation charge dahil sa mataas na presyo ng fuel o panggatong na ginagamit ng mga independent power producers. Gayun din ang pagtaas ng rate mula sa spot market na epekto ng tatlong araw na yellow alert sa Luzon grid noong Disyembre ng nakaraang taon. Dagdag pa rito ang ginawang pagkalas ng San Miguel Corporation sa power supply agreement kaya't napuwersa ang Meralco na bumili ng mas mahal na kuryente sa spot market. Isang malaking nag-influence sa pag-adjust upwards yung paggamit ng first gas ng more expensive liquid fuel. So yung isang first gas plant that contributes almost one-fourth of Meralco supply had to use more expensive liquid fuel because of inadequate supply of malampay natural gas. So yun, it put pressure on the generation charge to go up. Dahil dito problemado ngayon ang ilang mga consumer at dumaing na pabigat na ng pabigat ang pagbabayad nila ng bill sa kuryente, lalo't mahal na rin ang presyo ng iba pang mga gastusin. Grabe, ang laki na nga ng binabayaran ko, tapos tataas pa ulit. Paano na yan? Paano namin bababayaran? Mahirap siyempre. Dagdag bill pa yan, dagdag gastos pa. Sabay pa sa lahat, bayad tubig, ilaw, pagkain, konsumo lahat. Medyo mabigat ang pasanin natin niya pagka umakit na naman ulit yung kuryente. Talaga mahirap. Kasi unang-una, salip na pangbili mo na ng bigas yun, tapos idadagdag mo naman doon sa kuryente. Sa ngayon, pinaghahandaan na ng Meralco ang 2023 Power Supply Outlook ng Department of Energy kung saan inaasahang magkakaroon ng mas maraming yellow alert pagsapit ng panahon ng tag-init.
hindi pa masabi sa ngayon ng power distributor kung magkakaroon ng rotational brownout o lalo pang tataas ang singil ng kuryente dahil sa inaasahang pagnipis ng supply ngayong taon. Meralco has been collaborating with the DOE for various measures to mitigate the effect ng potential effect of tight supply, especially for summer 2023. It's too early to say at this point. There are several factors, as I mentioned, even in the past, that comes into play. You know, wala naman siyang one size fits all na ma-predict natin what the prices will be. There were instances in the past that we thought rates would go higher, but on the contrary, it was the opposite. Ayon ng Meralco, sa mga consumer, magtipid ng paggamit ng kuryente upang bumaba ang demand at maiwasan ang pagnipis ng supply na maaaring magdulot ng brownout at pagtulak ng mas mataas na presyo ng kuryente. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Eto na nga, hindi lang tataas ang singil sa kuryente, ninipis din yung supply ng kuryente. Kaya asahan po natin, mga kasangbahay, na sa mga susunod na mga buwan, no, magkakaroon talaga ng ilang mga brownout sa karamihan sa mga lugar natin. Kasi di ba, bumababa na talaga yung supply. Yun ang problem dahil nga sa supply and demand, syempre, konti yung supply, tapos inasabi nila na mataas nga yung demand ng kuryente ngayon. Kaya parang nag-a-adjust sila sa price din ng kuryente natin, no? Lalo na parating na nga itong summer season natin. Sa ngayon, siguro nga, yung panahon ngayon, dahil malamig pa yung panahon, siguro hindi pa ito talaga yung peak ng mga paggamit ng mga tao ng kuryente. So, in-expect na po natin pagdating ng after ilang months, no? Sa March, ganyan, pag medyo uminit na ulit, nako, baka lalo tayo, baka magkaroon na tayo ng rotational brownouts nga na sinasabi. Kasi nga, may yellow warning na dito sa NCR na malaking problema to sa mga kababayan natin. Siyempre, yung dagdag presyo na nga na yun, sabi nga nung isa nating kababayan, no, kaysa ipambili niya na lang ng pagkain. Kasi yung iba, sakto lang talaga yung budget for the month. Tapos, tsaka, dagdag presyo. Malaki din kasi yung dagdag, hindi lang 20 pesos. Aabot ng 300 pesos. Kaya masyadong malaking bagay talaga yun para sa mga budget ng mga kasangbahay natin. Samantala, punta naman po tayo sa advisory natin sa Navotas. Sinimula na po kahapon sa Navotas City ang rollout o distribution ng Persons with Disability Special Education o PWD SPED Scholarship Allowance para sa August to December 2022 period. Kaugnay po nito, ang mga magulang o guardian lamang ng beneficiaries ang kailangang pumunta sa venue upang kumuha ng ayuda. Sa mga kukuha po nito, huwag kalimutang dalhin ang original at back-to-back photocopy ng PWD ID at SPED School ID ng bata na may updated school year. Kalakip ang original at back-to-back photocopy ng valid ID ng magulang at guardian na nakasaad sa Memorandum of Agreement o MOA. Kalakip po ng mga ito ay pinagdadala rin ng dalawang long o legal size photocopy ng MOA ang mga magulang o guardian. Upang makita naman ang listahan ng mga benepisyaryo, bisitahin lamang ang @navoteñoako official Facebook page at i-click ang link na makikita rito. Makikita rin po sa Facebook page ang maiksing video clip na naglalaman ng iba pang mahalagang impormasyon na kailangang malaman tungkol dito. Samantala, pinapayuhan ng NavoServe Office ang lahat ng magka-claim ng allowance na sundin ang mga schedule ng pagkuha nito na makikita sa uploaded video clip. Ayan, mga kasangbahay, no, take note niyo po yan. Swerte na rin tayo dahil may tulong na makukuha ang ating mga PWD at SPED children dyan sa may Navotas. Kaya mga kasangbahay, no, na meron pong mga anak na PWD or SPED children, punta na po kayo agad dyan or i-check niyo po yung kanilang mga social media accounts para malaman niyo po kung ano yung mga dapat gawin. Kasi malaking tulong din tong scholarship. Totoo. Yung mga SPED, kahit yung mga PWD, yung mga SPED students nga na yung opportunity na nadadagdagan kapag nakapagtapos sila ng pag-aaral din, pwede silang magkaroon ng trabaho pa rin kahit na PWD sila. Samantala, binuksan na rin simula kahapon ang Malabon City Hall Lobby para sa lahat ng mga residente na nais magproseso ng kanilang registration para sa Malabon Ahon Blue Card. Maaaring mag-walk-in dito upang makapagrehistro mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon hanggang February 14, 2023.
Paunawa ng Malabon City LGU na for registration lamang ang tatanggaping transaksyon sa lobby ng City Hall. Samantala, idaraos naman ang Ahon Blue Card registration and confirmation sa Level 2 ng Robinson's Town Mall, Malabon mula ngayong araw hanggang sa Sabado, January 14, 8 a.m. hanggang 6 p.m. at mauulit mula January 25 to 29, 2023. Sa January 18 to 22 naman, 2023 po, ang schedule ng registration and confirmation sa 4th floor activity area ng Malabon City Square Mall na mauulit naman sa February 15 to 19, 2023. Sa Fisher Mall, Malabon naman, gaganapin ang Ahon Blue Card registration and confirmation sa February 8 to 12, 2023. Paalala naman ng pamalaang lungsod na tangi ang mga may stub o schedule lamang ang maaaring magpakumpirma sa mga binanggit na activity sites. Para sa buong detalye tungkol dito, bisitahin lamang ang @MalabonCityGov official Facebook page. Ayan mga kasambahay, take note nyo po yung mga schedule nyo kasi strictly yung mga stub lang, yung mga nakaschedule lang po sa mga araw na yan ang ia-accommodate. Tsaka syempre yung mga araw din kung kailan sila dapat pumunta, ilista niyo po. Samantala, good news naman po para sa may maliit na sari-sari store sa Pasig City. Sinimula na po ng lokal na pamahalaan ng Pasig City ang pagkakaloob ng special permit sa mga maliit na sari-sari store sa lungsod kung saan hindi na magbabayad ang mga ito ng business permit at kailangan lamang sundin ang mga requirements na hinihingi ng LGU. Narito ang report ni Janice Inhente. Mag-a-apply na sana ngayong taon si Verona Salcedo ng business permit para sa kanyang sari-sari store. Mag-iisang taon pa lang mula nang magbukas siya ng maliit na tindahan at upang maging lehitimo ang kanilang negosyo, ay plano niya sanang mangutang ng pera para may proseso ang kanilang business permit. Pero laking tuwa nito nang malaman na libre na ang pagkuha ng business permit ayon sa lokal na pamahalaan ng Pasig City. Siyempre, mangungutang ka para lang ibabayad sa business permit, di ba? Para gano'n, oo. Kaya ngayon, malaking tulong kasi wala kang babayaran. Mahirap kasi pag yung pambayad mo, idagdag mo na lang sa capital po para makabawi-bawi din naman yung time ng pandemic. Gaya ni Verona, 5,000 piso naman ang natipid ni Nanay Macaria sa SCON na magre-renew sana ng kanyang business permit. Isa siya sa napagkalooban ng Pasig LGU ng libreng special permit para sa mga kagaya niya na may maliit na sari-sari store. Nakaminus ako ng 5K. Kasi nakaano ako ng special permit, at least nabawasan. Tipid ko sa 5K, malaking bagay na yung sa aking business. Pandagdag ko sa aking kung anong mga kailangan ko pambilihin. Sa ilalim ng Pasig City Ordinance No. 54 Series of 2022, ang mga sari-sari store na may taunang kita na hindi lalagpas sa 250,000 pesos ay makaka-avail ng special permit. Ibig sabihin, hindi na sila kailangang magbayad para makakuha ng permit ang kanilang bunting negosyo. It's not for all stores eh. Dapat po yung grocery receipts ay 250,000 pesos and below. Nagpataas rin yung threshold na to para mas marami makaka-benefit po sa special permitting. Kasama po dito number one, yung unified application form. Magde-declare sila kung may mga resibo. Then they submit a picture of their business. Kasama rin sa requirements ang pagkakaroon ng sangkap Pinoy seal ang mga ibinebentang food items sa sari-sari store. Sa gugustuhan rin ni Mayor na we increase the nutrition value of our products here in Pasig for health purposes, and in adherence to the ASIN law, kailangan rin mag-sangkap seal po yung mga items, yung mga salt, etc. But ito po ay 1 year for compliance. Bukod sa hindi na kailangan pang magbayad ng business permit, libre na rin ang sanitary permit at health certificate ng mga maliliit na sari-sari store sa Pasig City. They won't be paying for anything anymore. Because yung permitting pala, yung permit fee pa lang, it's already around 1,000. Yung health cert per employee yun eh. So, hindi siya parang one payment of the health cert. The number of employees you have in the store, you will have to get them. May sanitary inspection fee rin. Ngayon, wala na rin
wala na rin bayad eh. Para sa mga may maliliit na sari-sari store na nais makakuha ng special permit, ayon sa Pasig LGU, imbis na i-renew ang kanilang business permit ay magproseso na lamang ng business retirement. Magtungo lamang sa Business Permit Licensing Department Admin Office na matatagpuan sa second floor ng Pasig City Hall. Paalala ng Pasig City Local Economic Development and Investment Office, sa mga mag-a-apply para sa special permit, maaari pa rin bawiin ang nasabing permit kapag hindi ito nakapag-comply pagdating sa post-inspection na gagawin ng special permit unit. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sobrang gandang balita nito para sa mga maliliit na business owners, lalo na yung mga may-ari ng sari-sari store. Kasi ang laking bagay din eh. Alam mo ba yung business permit ng mga maliliit na sari-sari store? Umaabot ng 1,800 hanggang 6,600. 6,000? Ganun kalaki. So imagine mo eh, ang tubo lang naman sa mga paninda nila, 2 pesos. Yearly ba ito yung i-renew? Oo. So yearly sila. So itong ano, no, kahit na once... Ito ngayon lang napatubad, pero malaking tulong nga ito kasi nga, isipin mo isang buong taon libre na yung permit mo. Tapos sinasabi nga nila na, nung ating na-interview na, parang yung mga ibang permits nga parang hindi naman applicable na sa kanila. So parang maganda na tinanggal na yung mga hindi naman kailangan. Tama. Tapos kung hindi naman masyadong malaki yung kinikita nung sari-sari, hindi naman lalagpas ng 250,000. Usually mga sari-sari store naman, di ba, mali mga tingi-tingi lang. Oo, tsaka kadalasan nga, 2 pesos to 5 pesos lang talaga yung tinutubo nila per Prada. Kasi hindi sila pwedeng masyadong magtaas kasi lalagpas naman na sila sa SRP. Totoo. So kaya malaking bagay talaga ito kasi yung 5,000, minsan nga 5,000 walang puhunan nila eh. So kung 5,000 din yung business permit, malaking bagay na yun, pandagdag sa puhunan. Yun. Ito, good news pa rin po sa lahat ng Pasigueño na may sariling electric o e-vehicles dahil exempted na mga binanggit na behikulo sa Mandatory Unified Vehicular Reduction Scheme o number coding sa Pasig City. Ayon ito sa City Ordinance Number 50, Series of 2022 at Electric Vehicle Industry Development Act. Ang binanggit na ordinansa ay nag-amyenda sa isang section ng City Ordinance Number 23, Series of 2016 o ang Revised 2016 Traffic and Parking Management COE of Pasig City. Para naman makita ang mas detalyadong guidelines tungkol sa electric vehicle description at criteria, basahin lamang ang posted infographics na makikita sa at Pasig PIO official Facebook page. Samantala, ang iba pang electric vehicles sa lungsod sa hinaharap ay maaaring i-cover ng City Ordinance Number 50 basta't ang mga ito ay may isang electric propulsion. Maganda talaga sa Pasig na pinopromote na talaga nila yung green energy ngayon, no? Na yung mga vehicles natin na electric vehicles na exempted na sa mga number coding scheme. Kasi wala rin naman silang rehistro, di ba, yung mga e-bikes, electric bike. Kaya makatulong din yan sa mga kasambahay natin. Samantala, sa Muntinlupa po, nananawagan ang tanggapan ni Mayor Rufy Biazon sa lahat ng persons with disability o PWD sa Muntinlupa City na magpa-reprint na ng kanilang bagong PWD ID kapag nagkaroon ng schedule ang mga ito sa mga barangay sa lungsod. Ayon po sa abiso ng Pamahalaang Lungsod, gagamitin na ang bagong format ng PWD ID kaya maaaring diretsong magtungo rin ang mga PWD na Muntinlipeño sa Persons with Disability Affairs Office o PIDAW upang makapagpa-reprint ng bagong PWD ID. Samantala, nilinaw ng Muntinlupa City LGU na libre at walang bayad ang pagpapa-update ng PWD ID. Kailangan ding updated ito upang ma-synchronize ito sa database ng national government dahil mayroon na pong serial number galing sa Department of Health ang mga bagong PWD ID. Samantala, inaatasan ng Muntinlupa City Government ang lahat ng establishmento sa lungsod na i-honor o tanggapin ang mga lumang PWD IDs kung ang petsang nakalagay sa mga ito ay valid, kahit ito ay lumang disenyo o format pa. Para sa mga katanungan, maaaring tumawag sa numerong 0956-445-0384 o kaya ay magpadala ng mensahe sa muntipidaw@gmail.com. Matatagpuan naman ang tanggapan ng Muntinlupa City PIDAW sa ground floor, Ayala Malls South Park,
Upang makita naman po ang buong detalye tungkol sa balitang ito, bisitahin lamang ang at official Muntinlupa City. Device na pala ang kanilang mga ID, pero valid pa rin naman po yung mga ID ninyo. Hanggat hindi pa naman napapaso yung mga ID, pwede pa rin pong gamitin yan. Muling sinuspindi naman kahapon ang operasyon ng Consular Office ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Tacloban City, bunsod ng masamang panahon. Ayon sa abiso ng kagawaran, ang temporary suspension ay alinsunod sa ibinabang Executive Order Number 01-02-2023, Series of 2023 ng City Government of Tacloban, na nagsususpinde ng pasok ng mga kawanin ng lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa lungsod dahil sa inclement weather conditions. Ang lahat ng mga naapektuhang aplikante na may confirmed appointments kahapon ay ia-accommodate naman ng DFA CO Tacloban City hanggang sa February 10, 2023, Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ibig sabihin, hindi na po kailangan ng mga ito na mag-secure pa ng panibagong appointment. Para naman sa mga emergency and urgent consular service concerns, magpadala lamang ng mensahe sa email address na dfa.cotacloban@gmail.com. Samantala, balita naman po mula sa DepEd, maglalabas po ng Basic Education Report ang Department of Education sa January 30. Sa isa pong pahayag, sinabi ng DepEd na layunin nito na ihayag ang kalagayan ng basic education sa bansa, pati na ang mga plano sa hinaharap. Kasama rin dito ang mga update sa ongoing review ng K-12 curriculum. O tingnan natin kung anong mangyayari, no? Kasi maganda yan eh, kasi nagkakaroon ng mga idea yung mga parents kung ano nang mangyayari sa basic education system natin. Kasi kung hindi ka a-attend ng mga ng mga parent-teacher conferences, hindi mo talaga malalaman. Pero ito, magandang update to para sa lahat na main mga mag-aaral mula sa elementary and high school. Samantala, susunod sa GMK News. Onion farmers sa Nueva Ecija nananawagan ng tulong sa pamahalaan matapos mapinsala ng baha ang kanilang tanim na sibuyas. Mga Pilipino na nais magnegosyo, dumarami. Ilang patok na business ngayong 2023 at tips kung paano kumita, alamin. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balitaan mamaya. Kaya huwag po kayo magpapalit ng channel, mga kasangbahay. Puntahan naman po natin ang iba pa nating kasama, sina Ira, Ian, and Ting. Yay! Good morning! Masaya natin. Naubo pa ako. Sorry. Good morning, Joshua and Celine! And of course, happy viewing po sa lahat ng ating mga kasangbahay na nanonood ngayon dito sa... Good morning, Kuya! Yes, mga kasangbahay, samahan niyo po kami uli ngayong Miyerkules para sa isa na namang masaya at makabuluhang umaga. Napapanood po ang ating programa via live streaming sa official YouTube channel ng UNTV News and Rescue and of course, sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya alam niyo na po ang gagawin. Like, share, and subscribe na po tayo. Yun o! Sa mga nanonood sa atin na mahilig sa delicacies at gustong magtayo ng maliit na negosyo, no, pwede niyo pong subukan ang pagtitinda ng nilupak. Uy, alam niyo ba yan? Lupak! Ang sarap yan! Yummy! Ay, oo, natikman ko na yan! Ay, grabe, the best, no? Kung paano ang paggawa niyan at kung magkano ang kinakailangang puhunan para dyan, no, yan po ang isi-share namin mamaya sa inyo. Kaya abangan niyo po ang ating bread and butter. Ako, ang sarap na naman ang ating morning, no? Pero ito, paano naman sa mga nag-aabang sa ating short film for today? Matutunghayan natin mamaya ang kwento ng tatlong magkakaibigan. Tayo ba ito? Tayo yan. Sa adventure. Ano kaya ang kahihinatnan ng kanilang adventure? Abangan niyo po yan mamaya sa
ating Kristiyano drama. Sama naman kami sa road trip na yan. Oo nga. Enjoy, nakaka-enjoy, no? Oo. Pero alam nyo ba na isa sa mga mainit na topic ng debate ay kung ano ang mas magandang alagaan ngayon? Aso ba o pusa? Oo. Sari-saring dahilan ang naglabasan kung bakit mas okay daw maging pet ang pusa o aso. At dahil mas maganda kung maririnig natin mismo sa mga ilan nating mga kababayan ang sagot dyan. Tinanong natin sila kung anong mas gugustuhin nilang alagaan. Aso ba o pusa? Panoorin natin ang kanilang sagot mamaya sa Viewpoint. Para walang away, wala na lang po. Huwag na lang. Papipiliin natin sila. That's right daw. That's right. Parang umaagree yung sagot natin. Tama. May mga nagre-react pa lang sa talaga. May live audience tayo. Pero ating mga kasambahay, no, baka meron din kayong viewpoint. Mag-comment kayo sa ating mga comment section sa ating mga social media accounts. Pero ilan lamang yan sa mga abangan po ninyo ngayong umaga. But for the meantime, magbabalik na lang muna po tayo sa ating kasaysayan. Ngayon po ay January 11 po. Happy birthday po sa mga nag-birthday. Pero ito po, nagbigay ng pag-asa sa mga taong may diabetes ang pagkakadiskubre sa insulin. Ang kauna-unahang tao sa kasaysayan na nabakunahan ng insulin ay ang batang si Leonard Thompson. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. January 11, 1922. Naging kauna-unahang tao sa kasaysayan na nakatanggap ng insulin injection bilang panggamot sa sakit na diabetes ang 14 na taong gulang na si Leonard Thompson. Bago na diskubre ang insulin, ang isang taong kinakitaan ng sakit na diabetes, lalo na ang type A diabetes, ay maikli na lamang ang itinatagal ng buhay. Ang isang paraan na ginagawa noon ay ang starvation diet o pagkain ng mga produktong mababa ang carbohydrates at sugar. Ngunit ang ganitong paraan ay napapalawig lamang ang buhay ng pasyente ng hanggang isang taon. Taong 1921 ang makapag-isolate ng insulin ang dalawang Canadian doctors mula sa University of Toronto na sina Frederick Banting at Charles Best. Sinubukan nilang gamitin ang insulin sa mga asong may diabetes. At nang makita ang magandang resulta ng kanilang eksperimento, ay ipinaalam na nila ito sa publiko. Nang malaman ng ama ng batang si Leonard Thompson ang tungkol sa insulin, ay pumayag ito na unang subukan ng kanyang anak ang bakuna. Ang unang insulin injection ay nagkaroon ng allergic reaction sa batang may diabetes. Makalipas ang 12 araw ay muli siyang binakunahan at bumuti ang kanyang kalagayan. Si Leonard Thompson ay nabuhay pa ng 13 taon matapos na mabakunahan at siya ay pumanaw sa sakit na pneumonia. No, yung mga panahon na yun, isa sa mga dahilan nga rin ng pagkamatay nila maliban sa diabetes kasi parang nire-require na lang sila ng mga doctors na magkaroon lang ng 450 calories intake every day. Eh yung iba dahil na sobrang takot nila na kumain na dahil natatakot silang mag-ano nga yung sugar nila kasi mamamatay sila, yun ang alam nila eh. Kasi very rare yung disease na to before. So talagang nung sinabi na 450 calories lang dapat yung iti-take nila every day. So parang iba hindi na kumakain. So kung hindi man tataas yung sugar nila, namamatay sila sa starvation. Usually nga daw parang umaabot lang yung na-extend lang yung kanilang lifespan ng 1 to 2 years ganun. Pero namamatay nga sila dahil hindi nila kaya yung starvation. Doon talaga kita, diba, nakita natin sa ADP, sobrang payat talaga. Kaya ito, nung ano, pero before daw, yung insulin nang gagaling sa cattle and pigs, nag-save naman ito ng napakadami naman daw ng mga millions of lives. Pero, nagkaroon ito ng downside kasi nagkaroon ng allergic reaction sa iba't iba. So, nung 1978, merong first by genetically synthetic siya na ano, genetically engineered na synthetic human insulin na galing sa E. coli na bacteria para mag-produce ng insulin. But noong 1982, ang unang-unang na-produce at na-benta
ng medical firm na Eli Lilly, yung biosynthetic din siya na insulin, ay ano, tinawag siya na Humulin. Yun, yun naman yung ano, parang medyo successful na, tapos parang wala na masyadong risk sa ano na allergic reaction. Nice. Oh, napaka-importante pala ng insulin no, na, sa mga diabetic na tao. Kasi parang pag hindi ka pala nakapag-take nun, parang yun nga, mabilis kang mamamatay kasi nga hindi nagre-regulate ng mga ng blood sugar sa katawan natin. Tsaka kasi pag wala nun, parang magiging acidic na yung bloodstream natin. Yeah. Kaya nung nalaman ko nga itong recently lang na pwede pala nating ma-prevent ang diabetes bago pa magsimula. Mm-hmm. Isa na dyan yung, ano, yung sinasabi nating mag-lose tayo ng extra weight. Kasi may ginawang study na maraming involved na tao sa study na to. Tapos ang ginawa, na-prevent nila almost 60% ng risk ng pagkakaroon ng diabetes. Mm-mm. Dahil lang sa pag-lose ng body weight, ng 7% ng body weight nila through exercise tsaka diet. Mm-mm. So imagine 60%, ang laking ano nun, mabawas na magkaroon ka ng risk ng diabetes. Mm-mm. Tapos isa pa ay yung mag-quit tayo ng smoking. Yes! Smoking talaga. Lagi naman sinasabi rin mga doctors natin, yung smoking talaga walang nadadala sa katawan niya na maganda. Pero alam mo, isa na sa nakaantig sa puso ko nung binabasa ko yung about dito nga sa insulin, yung kanilang mga inventors. Kasi si Banting, sabi niya, para sa kanya, no, kasi ilalagay dapat yung name niya dun sa patent. Pero sabi niya, ayokong ilagay yung pangalan ko kasi para sa akin, bilang doktor, unethical yung kikita ka or magkakaroon ka ng profit doon sa invention na makakapag-save ng lives. Aww. So yung ginawa niya doon sa patent, ang nakalagay lang na pangalan is yung kay Colip, yung co-inventor niya, tsaka si Best. Tapos, alam mo po, isang nakakatawa doon, naihawa niya sa mga kasama niya. So, binenta na lang nila yung patent na yon ng $1 sa University of Toronto. $1, di ba? Kasi alam nila maraming tao yung mga ngailangan. Diba? Napaka-importante, no? Yes. At yan po ang ating Today in History. Mga kasambahay, huwag po kayong maglilipat ng channel dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya! Bukod sa halaman, bukod kasi sa mga plantito-plantita, lalo na nung pandemic, maraming tao ngayon ang nahihilig sa pag-aalaga ng hayop, lalo na nung pandemic na. At common na nakikita nating pets, no, ay ang aso at pusa. Kaya nagtanong tayo sa ating mga kababayan, ano ba ang mas magandang alagaan? Aso ba o pusa? Panoorin natin ang kanilang naging sagot dito sa Viewpoint. Pet lovers by nature. Among them are cats and dogs. Here in Hong Kong, pets are considered part of their family. Some believe they are happy pills or stress relievers given that this is one of the most busiest cities in the world. Join us and find out what people would prefer, dogs or cats. So guys, let's go! Let's go! Ah, 早晨，我今日想訪問你咧，如果你中意狗多啲定係中意貓多啲？ 我個人中意狗多啲，因為狗活潑啲。屋企開會同意養狗，冇人同意養貓。我會養狗仔嘅。可唔可以解釋下？唔係，因為我自己本身中意狗多啲嘅，係啊，係個人喜好問題啫。Hello, I would like to ask, would you prefer dogs or cats? I'd prefer cats. 啲狗好乖，好聽人話咯。我自己覺得你要俾好多心機同埋時間去照顧嗰個動物。假如你養佢嘅話，咁我自己一直工作咧都好忙，所以咧係冇時間會去照顧啲小動物。因此，我係從來未養過貓啊、狗啊或者其他任何嘅寵物嘅。你咧？兩個都中意。 咁點解會兩個都會中意嘅？因為狗係活潑啦，我覺得貓係靚咯，即係佢哋好唔同。咁啲狗都好靚喎。咁係，所以兩個都中意。咁你咧？我中意狗多啲，因為都係佢好動啲。因為貓，我自己覺得佢高傲啲，所以中意狗多少少。Why？ Because as an introvert myself, I feel like cats have a
the same emotional capacity as me. They're more calm and collected, I feel. You all are okay with it. You can 都係講狗，因為始終個人喜好啦。因為其實可能香港就養貓會方面嘅養狗嘅，因為狗要行街啊，咁貓可能即係喺屋企就比較方便啲，即係香港人比較忙啲，少啲時間。咁但係因為我個人喜好就自己中意狗多啲，所以我會選擇養狗咯。係啦。咁你點解你想要？點解你要買兩隻狗咧？因為如果淨係得一隻咧，我唔係狗啊嘛，咁我未必完全懂得同佢溝通咯。 但係如果有兩隻狗咧，佢哋自己識得玩咯，因為我都要翻工噶嘛。咁你覺得你會同佢哋做啲咩？因為我哋屋企而家唔俾養貓狗住啦，咁如果可以養到嘅話，咁固然都會好開心，因為多一隻嘢同你玩啦。咁我做嘢就係同你玩啦。咁至於執嘢嗰啲就唔關我事嘅啦。係。冇啦。冇，但係我哋都有識嘅人係有養貓同埋狗啦，但係。 How about dogs? Are they not the same? I feel like dogs are more hyperactive and you kind of have to use up a lot of energy to keep up with them. And I feel like I'm not that type of person. Okay, I see. Then I guess I'm more of a dog person since I'm more active. Yeah? Okay, thank you. 哦，我又講出名啦，叫 Sophie。哦，对吧？ Hati ang boto. May mga nagpupusa, may mga nag-aaso. Meron kayo ba sa inyong point of view? Anong sa tingin niyo mas magandang alagaan, dogs or cats? Sa akin, mas gusto ko aso eh. Ewan ko, parang may attachment ako sa mga aso kasi parang mas gusto ko yung mas makukulit. Kasi di ba ang mga pusa parang medyo malalambing sila. Pero mas gusto ko yung medyo makukulit. May harot ang gusto mo. May harot ng konti. Yung mga pusa naman para sa akin, sobrang independent nila. Parang hindi mo sila pwedeng ipet ng matagal. Hindi katulad ng mga dogs na talagang kaya siguro na-coin sila na man's best friend. Kasi sobrang attached sila sa tao. Pero yung mga pusa, parang kala mo, meron silang sariling mundo. Oo. Parang talagang elite. Parang tatarayan ka, no? Oo, ganun sila. Ako ang dog din kasi pag pusa, feeling ko mas mapanghi yung ihi. Sa amoy na ihi. Parehas kami ni mama, hindi namin matolerate yung mga ihi ng mga aso tsaka pusa. Pero nung napansin ko, mas matindi nga yung sa pusa. Kaya sa dog na lang. Kung dog ka na lang. Saka natanong ko din kay Ate Celine na pwede pala ang mga dogs medyo bias ako kasi may mga dogs, may dogs ako eh. Pero ang mga dogs pala, nagagamit sila ng mga emotional support animals. Pero yung mga cats, hindi pala pwede. Hindi ko alam po yung further explanation. Pero nakikita ko rin na sa mga planes, nagagamit ng mga therapy dogs yung mga, yun, yung mga animals. Yung mga animals na yun as, ano, parang comfort dogs. Para, comfort ano sila, yung mga meron siguro mga problems sa mental health, mas nako-comfort sila kapag bumabiyahe sila. Man's best friend talaga. Ayan, pero eto, no, sino ba sa inyo ang mahilig sa adventure? Taas kamay! Patipaayan, pwede lang. Pero kasi, hindi naman talaga masama yung mag-a-adventure, pero bawat pagsasaya kasi, meron niyang kaakibat na responsibilidad at pag-iingat. At may kinalaman dyan ang tampok nating istorya dito sa ating Kristyano Drama. What's up guys? We're here again. I'm here with Robin and Dennis, the Wayfarer. And nandito kami ngayon sa Mount Hoffman Trails. Mount Hoffman? Hoffman. Mount Hoffman. And yeah, we're vlog our way there. Medyo steep ang daan papunta ngayon doon, so yeah. Nakakasamit ka ng bundok, lalo na dito sa matataas na lugar din sa Canadian Rocky Mountains, iba yung pakiramdam. Parang may sense of accomplishment ka eh. Iba yung kwan. Na-appreciate mo lahat ng gawa ng Diyos. Ano na sabi mo, Robin? Yun nga, pag na nakakaakit ka, pag natatapos mo yung course mo, talagang fulfilling, tsaka parang nawawala lahat ng pagod mo. Thank you.
marami na tayong subscribers sa ating channel, no? Dapat talaga consistent tayo sa pag-upload. Dapat lang. Malaki na rin paghihirap natin dyan. Mga behind the scenes experience. Remember that one time na pumunta tayo tapos parehas tayo nahulog sa river? Basang-basa tayo. Like, oh my, bro, I don't have a friend. Stun mo na ako. So for our next video, do you have everything you need? First time mo magto solo hike. Yep, I got it. Don't worry, bro. Kaya ko na to. Ako pa. I'm so excited to take on this challenge. Okay yan, ready ka? Confident ka? But dapat hindi pa rin nawawala yung paghingi natin ng tulong sa Diyos, madali o mahirap man ang gagawin natin. Yeah, yeah, I got it. Okay, sige, but just double check your equipment and make sure everything na ano kailangan mo ay dala mo, okay? Okay. Oh, sige, muna na ako. Okay, that's about everything. Ano, kayang-kaya ko to. I mean, what could go wrong, right? Hi guys, so this is my first vlog solo. So ayan, nag-umpisa na ako, pero I hope matapos ko to. Wish me luck, guys. Dito tayo ngayon sa Mount Vern. Ayan. Nasa kalagitnaan na ako, pero pagod na ako. Pero okay lang. Worth it naman to pag naabot natin ang peak. So, doon ako pupunta, guys. Nakikita nyo yan. Tayo pupunta. Alright. See you later. Guys, malapit na tayo sa tuktok. Ayan, pero medyo matarek. Ayan, kung gusto nyo makita, makikita nyo. So, kaya dapat mag-ingat tayo. Kumusta na? Na-ready mo na ba yung mga gamit mo? Tsaka yung guidelines na binigay ko sa'yo, na sa'yo na ba? I think so. I mean, madali lang naman yung i-hike eh. So, I probably won't need it. Tsaka, it's not like I'm doing something that I'm not capable of. Yan ka na naman. It's good to have confidence, pero wag ka masyadong magtiwala sa sarili mo. Hindi mo nga alam kung bukas may lakas or buhay ka pa, di ba? Tsaka, dapat sa mga ginagawa natin, maging ano man yan, dapat sigurado tayo na tama yung paraan ng ating mga ginagawa. Kaya nga meron tayong mga guide na sinusundan eh. Hindi yung parang makikipagsapalaran ka or sumusuntok sa hangin na
Di mo alam kung tama bang ginagawa mo or mali. Okay yan na ready ka, confident ka, but dapat hindi pa rin nawawala yung paghingi natin ng tulong sa Diyos, madali o mahirap man ang gagawin natin. Explorer, it's been a while since my last vlog, but now we're back. So for those who are wondering, I got into an accident on my last solo hike. So now guys, I'm making this video for you not to do the same mistake that I did. It's important to listen sa mga nagpapayo sa'yo, kahit sa tingin mo na alam mo naman yung ginagawa mo, madali man o mahirap ito. Magtiwala ka lang sa nagpapayo sa'yo, lalo na kung alam mo na hindi ka naman niya ipapahamak at alam niya ang kanyang ginagawa. I got confident thinking that I can take over every challenges dahil magaling ako, but no, I was wrong. Always trust in God. Humingi tayo ng guidance palagi sa Kanya sa lahat ng ating mga gagawin. With that being said, kayo mang hindi nakaaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Santiago 4:14. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kawikaan 3:5. Ako ngay tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. 1 Corinto 9:26. Lesson nito, no? Lalo sa atin, no? Kasi tayo, lalo sa mga kasambay na nakakapanood sa atin, ang umagang-umaga, lesson to na hindi ka dapat tumiwala sa sarili mo, kundi lahat ng bagay dapat ipagtagubilin mo sa Diyos. Kasi lalo na sa pag-umpisa mo sa ng araw mo, di ba? Di mo naman alam kung ano yung mangyayari for the rest of the day. Yes. So, dapat ipagtagubilin mo lahat ng gagawin mo. Kasi, lalo sa mga parang mga dapat mong gawin. Kasi, di ka naman makakagawa kung di ka sasamahan ng Diyos. Mm-hmm. Tsaka yun nga, di ba, na-realize niya na yung mga payo sa Kanya, dapat papakinggan din niya. Lalo kung alam naman niya na hindi naman makakasama sa Kanya. Kumbaga, makikinig ka rin sa payo ng iba, di ba? Huwag yung parang lagi na gusto natin, eh, bida tayo. Kumbaga, masyado ng tiwala sa sarili. Ako pa. Oo, di ba? Yung sabi niya kanina, ako pa, kaya ko yan. Ganyan. Hindi porket lagi mo nang ginagawa, di ba? Hindi ka na hihingi ng tulong sa Diyos, di ba? Tsaka hindi natin talaga alam kung anong ilalabas ng bukas, eh. Kumbaga, Diyos ang nakakaalam ng lahat. Kaya sa Kanya tayo magtitiwala. Totoo yan. Pero papag-usapan na rin naman natin yung pag-a-adventure, no? Yeah. Kayo ba, ano bang mga gusto niyong pinupuntahan? Yung mga nature trip, yung mga gano'n na, or yung mga gusto niyong puntahan, yung mga urbanized na, yung mga mauunlad na ng mga lugar. Ako sa nature. Ako rin. Pero diba sa kabila ng nakikita nating pag-unlad sa maraming mga lugar sa daigdig, hindi maikakaila na dumadami rin ang mga taong nagugutom dahil sa kahirapan. Pero meron tayong magagawa para kahit paano ay maibsan ang pagkalam ng kanilang mga sikmura. At ito ay sa pamamagitan ng pag-abot sa kanila at pagbabahagi ng ating mga biyaya. Diyan kami, Familia Itane.
Obrigado, Barak, pa Igreja de Deus, nebe do durante hamutu ko ami, ajuda samba ami, maskela Barak, mui tuan, lorende ba lorende se ajuda na Fatimo ami. Fair Walani said, you get done and won't be your arm of young. You know about now or damn. Ang pagpapakain sa dukha ang isa sa halimbawang iniwan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa panahon nating ito, maraming dukha ang salat sa pagkain. Ika nga, isang kahig, isang tuka. Ang pagpapakain sa dukha ang isa sa mga halimbawang pinagsisikapang tularan ng Members Church of God International o MCGI. Mula ng pasimula ng MCGI feeding program, milyong-milyong tao na ang ating napakain sa iba't ibang panig ng mundo. Malaki po ang pasalamat ko po sa inyo sa Panginoon dahil sa po ang naghatid po ng ano ng tulong. Nagpasalamat po kami sa buong Maykapal dahil sa Panginoong Diyos nandito sila. E agradecer vocês hoje pela oportunidade desse almoço aí, né? Não só para mim, né? Foram para vários, né? Awesome that there are organizations or churches like yours out there in the community that do this because and to do it, you know, free and bless our tenants here. I think it's awesome. I didn't even know you existed. Kami família Idané, obrigado Barak pa Igreja de Deus, nebe do durante hamutu ko ami, ajuda samba ami, maskela Barak, mui tuan, lorende ba lorende se ajuda na Fatimo ami, nebe amnele menon mane, amfo obrigado Barak de, ami susaram ne perus, ami entrega ba mauser nebe mak hamutu ko ami Idané, ho lorende, lorong kemane kidané, ho tempu Idané, makan husu ba, mausira obrigado Barak. Ba Igreja de Deus. Na hindi namin akalain na dadalhan nyo kami ng mga maraming pagay nang nagbibigay po ng gamit, pagkain. Yung pinaka-importante po, pagkain. Maraming salamat po. Mula po nung nalindol po kami, kayo pa lang po ang naunang nagbigay ng mga pagkain. Hindi tama-tama, pang-almusal namin yun kanina kasi hindi na kami nakakaluto. Sa lahat niyang paggabay at pag-iingat sa bawat paglalakbay, ang MCGI ay laging bukas palad sa paggawa ng mabuti at pagtulong. Nananatiling buhay ang aral ng ating Panginoong Hesukristo at ang alaala niya na nagpadama ng tunay na pag-ibig ng Diyos Ama. Gusto namin pong magpakain ng mga bata kahit wag namang noodles. Yan po ay hindi isang pangako na ipapako kundi gagampanan po namin ito sa tulong ng Diyos. Kahit ano po kayong relihiyon, ang dalisay na relihiyon ay ang pagkakawang gawa at pagmamahal sa kapwa. Kung tayo ay isang bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos,
upang ipahayag ang karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Isang paraan ng pagpapahayag ng karangalan ng tumawag sa atin, paginhawahin ng dukha. Sa Diyos ang lahat ng karanganan at kadakilaan, magpakailanman. Milyong salamat po sa Diyos. Ano mo kung titignan mo na napakaraming nagugutom sa buong mundo? At kung ikaw may pagkakataon ka na makatulong ka sa iba, kasi ikaw kapag tumingin ka minsan sa lamesa niyo, ang dami minsan pagkain, di ba? Dapat wag natin yung sasayangin kasi napakaraming nagugutom sa mundo, di ba? Dapat kung may sobra tayo, ibigay natin dun sa mga nangangailangan. Tulad nyo sa Africa, yung nakita rin natin kanina, no, kumakain sila, dirt cookies, yung gawa sa mud, ng mga pagkain, di ba? Nakakaawa. Kaya kung may magagawa tayo, tumulong tayo sa abot ng ating makakaya. Pero sa ano ngayon, no? Sa hirap din ng buhay ngayon, marami na ang nagpa-family planning. Kasi tumataas na rin syempre ang bilihin, pati tuition sa mga paaralan tumataas din. Kaya mahirap talaga magpalaki ng mga anak these days. At para malimit ang bilang ng mga anak, may mga gumagamit ng tinatawag nating contraceptives, birth control pills, o iba pang artificial method of family planning. Pero ano ba ang utos ng Biblia tungkol sa family planning? Panoorin natin ang ating Biblically Speaking with Brother Eli Soriano. I do not agree with the using of pills and injectables because they hamper the natural body processes. Halimbawa, ano, yung pills na iniinom ng babae, nakikialam yan sa natural body processes, which will in the later times or after long use will have serious side effects on the body of a man or a woman. Kaya hindi ko ipinapayo sa mga kapatid namin ang uminom ng pills o kaya maglagay ng mga injectables na sinasabi, no? Because it interferes with the natural processes of the body. But I agree in using artificial methods. For example, the use of condom and the use of yung sinatawag nilang intrauterine device to prevent pregnancy. And to prevent pregnancy, it means that we have to prevent the meeting of the sperm and the egg cell of the woman. So, para wag magkaroon ng meeting nung dalawa na yon, pwede yung condom, pwede yung IUD, di ba? Pero never na pills. Kasi sisirain natin ang ating katawan sa paggamit ng mga pills na yan in the long run. Masisira ang ating natural process of the body. Hindi naman labag sa Biblia yung family planning. Pero ang number one na inirekomenda namin sa mga kapatid, yung pagpipigil bilang mag-asawa. Alam mo naman, wala ka namang maraming pera, wala ka namang magandang hanap buhay, aanak ka ng aanak, dadami ang responsibilidad mo, wala ka namang ipapakain. So ang utos ng Biblia dyan, magpigil. Basahin natin ang 7:5 ng unang Korinto. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin, at muling kayo'y magsama, baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Inuutos yung magpigil ang mag-asawa na magkakasundo silang magpipigil sila. Ibig sabihin, dirte muna ngayon na, baka mabuntis ka eh. Fertility period mo ngayon eh. Huwag muna ngayon. Sabihin ng babae, oh dear, huwag ka muna, pasensya ka na. Oh, okay yon. Nagkakaintindihan kayo. Kasi nakakapag-planning kayo dahil nagpipigil kayo with the mutual consent of each other. Yan ang unang-unang batas ng Biblia, kapatid. Thank you po, Brother Eli Soriano. Mga kasambahay, susunod na po sa ilang sandali ang ating Balitaan with Ms. Celine Ang. At pagkatapos po niyan ay makakasama naman natin si Dr. Bunny Bernardo na isang naturopathic medicine specialist. Para po yan sa ating mga kababayan na mayroong malaking tiyan pero hindi naman buntis. Baka naman swollen colon na ang dahilan niyan. Kaya huwag niyo po yan palalagpasin sa ating usapang pangkalusugan mamaya dahil tungkol dyan ang tatalakay ni Doc Bunny.
kung paano ba malalaman kung swollen colon ba ang sanhi ng big belly at kung paano ito magagamot at maiiwasan. So please stay tuned and don't change your channel dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya! Magandang umaga, ngayon ay araw ng Miyerkules, January 11, 2023. Sa ulo ng ating mga tampok na balita, ngayong umaga. Pag-aangkat ng sibuyas, pinayagan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pagdating sa bansa ng mga imported onion, mahigpit na babantayan ng Department of Agriculture. Civil Aviation Authority of the Philippines bumili na ng bagong power supply upang maiwasan na ang kaparehong aberya sa NAIA noong January 1. Department of National Defense tiniyak na hindi maapektuhan ng kanilang operasyon ng pagbibitiw sa pwesto ng ilang opisyal. Mahigit 1,000 Pinoy nurses apektado ng nangyayaring strike sa 2 ospital sa New York. Na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aangkat ng sibuyas para mapababa ang presyo nito. Ayon sa Department of Agriculture, mahigpit nilang babantayan ang pagdating sa bansa ng mga imported na sibuyas. Binigyan din ng kagawaran ng hanggang 17 araw ang mga importer para maparating ang mga ito sa bansa. Narito ang report ni Ray Pelayo. Magiging hamon para sa Department of Agriculture ang pagbabantay sa mga aangkating sibuyas. Sa huling bahagi ng taon at hanggang sa pagpasok ng 2023 ay may mga nasasabat pa rin kargamento na naglalaman ng mga agri-products kasama na ang sibuyas. Nasa 21,060 metric tons ang inaprobahang angkatin na mas mababa sa 22,000 metric tons na unang inirekomenda ng kagawaran. Mapupunta ang 50% sa Luzon at tig 25% sa Visayas at Mindanao. Kasama na dito ang 3,960 metric tons na dilaw na sibuyas para sa Luzon. Binigyan ng DA na hanggang January 27 ang mga importer para maparating ito sa bansa. Nakalagay rin dito, mas stick to ang ating first border control ngayon. Ito yung sa puerto. And the second border control dun sa ating pong mga cold storages na kailangan nakarehistro at na-accredit po ng Department of Agriculture. Ang importasyon ay ang nakikitang solusyon ng DA para mapababa ang presyo ng sibuyas na umabot na sa 700 pesos kada kilo bago matapos ang 2022. Ayon sa grupo ng mga magsisibuyas, di na sana itinuloy ang importasyon dahil mas marami na ang aanihin sa mga susunod na linggo. Inaasahan nilang bababa na rin ang presyo nito. Alam ko, masyado na yung lungkot namin na nararamdaman kasi ini-expect po namin ngayon na pag sumisit ang presyo ng sibuyas, baka hindi kami makabayad ng mga utang namin. Posible anilang mauwi na naman sa lugi kapag masasabay ang importasyon sa kasagsagan ng anihan. Kung konti lang naman yung mga naunang umami rin na umabot ng magandang presyo, paano ngayon itong mga tao na mga farmers na hindi naman nakaabot po sa magandang presyo, tapos ang aabot lang presyo ay yung pagbaba, ay palagay ko marayang effect niyan, madedemoralize na naman yung mga farmers. Samantala, iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pag-iinspeksyon sa mga smuggled na sibuyas bago ilabas sa merkado. Ayon sa Pangulo, kailangang may third-party inspection na magsasagawa ng phytosanitary inspection upang matiyak na ligtas itong kainin ng publiko. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dismayado sa pagkalugi ngayon ang mga onion farmers sa 2 bayan sa Nueva Ecija matapos mapinsala ng tubig baha ang kanilang tanim na sibuyas. Narito ang ulat ni Danny Munar. Nananawagan ngayon ng ayuda sa Department of Agriculture o DA ang mga onion farmers sa 2 bayan ng Gabaldon at Bungabon sa Nueva Ecija.
Kauumpisa pa lamang kasing magtanim ng sibuyas sa mga onion farmers sa bayan ng Gabaldon noong Disyembre ay napinsala na sila ng hindi inaasahang pagbuhos ng walang tigil na ulan na tumagal ng halos 5 araw simula January 2. Mayroon po kaming 16 na barangay dito sa bayan ng Gabaldon. Ang naapektuhan po ng pagbaha ay 12 barangay. Halos 50% po ng kanilang mga naitanim doon sa mga sibuyas ay nasira po ng tubig ulan po na yun. Para po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang bayan po ng Gabaldon ay nakikiusap na ang mga magsasaka po natin, matulungan po sana po natin nang makabangon po ang ating mga magsasaka. Sa bayan naman ng Bungabon, ilang onion farms din dito ang inabot ng hanggang tuhod na tubig baha na tumagal ng 3 araw. Ayon sa mga onion farmers, makakaani na sana sila na maganda sa buwan ng Pebrero o Marso, subalit ang inaasahan nilang 100% ang ani ay magiging 20% na lamang. Babad po sa tubig ito eh. Hindi po namin alam kung mabubuhay po itong diradamahan namin. Posibilidad na hindi. Posibilidad na mabubuhay. Kung po pwede po sana, yung pong pagtaas ng presyo ng sibuyas ituloy po. At kawawa naman po magsasaka eh. Ayon pa sa Municipal Agriculture Office o MAU, umaabot na ngayon sa higit 200,000 pisong puhunan ang nauubos na gastos sa pagtatanim ng sibuyas kada ektaryang lupa bunsod ng pagdoble sa presyo ng mga farm inputs kaya't laking pagkadismaya ng mga magsisibuyas sa kanilang sinapit na pagkalugi. Malungkot. Yung ang kalapit namin dyan, hindi na makausap ng asawa. Sa nangyari? Sabi nga ng asawa daw dyan kanina eh. Huwag mong isipin yan at talagang ganyan ang sibuyas sila, kapalara. Sa bagay, kung talagang iisipin mo kasi yung lugi mo na yun, talagang malaking bagay yun. Huwag po silang panghinaan ng loob. Huwag nilang kakalimutan, may Panginoon Diyos pang nakaalalay sa amin, sa atin. At hindi naman niya siguro ipapahindulot na talagang sila ay talagang mahirapan ng husto. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan na ng House Committee on Transportation ang pagdinig sa nangyaring aberya sa Ninoy Aquino International Airport noong January 1. Dito nilinaw ng Civil Aeronautics Board na overvoltage ng isang circuit board ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng problema sa Uninterrupted Power Supply o UPS at naresulta sa daang-daang delayed flights. Ngunit bilang pagtiyak na hindi na mauulit ang insidente, bumili na ang kaap ng 2 bagong UPS. Narito ang report ni Aileen Cerudo. Tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na regular ang isinasagawa ang maintenance ng kanilang mga electrical engineer at technicians sa mga UPS. Sa pagdinig sa House Committee on Transportation, sinabi ni CAAP Director General Manuel Tamayo na hindi nagkulang ang kanilang mga tauhan sa pagmomonitor ng mga equipment na ginagamit sa mga paliparan. Ayon kay Tamayo, nagkaroon kasi ng problema sa isang circuit breaker dahil sa overvoltage. As a result of the fault, which we determined later on to be overvoltage, the UPS or the uninterrupted power supply sensed this and went into a standby mode to protect the system from damage. Dagdag pa nito na napalitan na ang nasirang circuit breaker at bumili na rin ng 2 bagong UPS upang matiyak na hindi na mauulit ang naging aberya sa NAIA. Gate pa ng opisyal, walang naging pagkukulang ang mga tauhan nito sa pagsasagawa ng regular maintenance. As far as our technicians are concerned, daily ho ang pag-check nitong CNS ATM natin. Meron hong schedule to, meron hong mga logbooks on who checked it, at what time, what parameters they found, if it is working fine or not. And this is not only a daily check, may protocol ho yan. Meron daily checks, meron weekly checks, monthly checks, and annual checks. So ano ho talaga ito eh? This is based on the procedure.
Ngunit aminado naman ang opisyal na may mga technician na mas pinipiling mangibang bansa na lamang dahil mas mataas anya ang nakukuha nitong sweldo abroad. Ayon sa CAAP, may starting pay na 45,000 pesos ang mga aircraft controller sa bansa, habang aabot sa 300,000 pesos ang sweldo ng mga ito abroad. Samantala, nagsasagawa na rin ang inter-agency investigation ang Department of Transportation sa nasabing insidente. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, inaalam pa kung ano ang naging sanhi ng overvoltage ng circuit breaker. Tiniyak din ito na may mga natulungan na silang mga naapektadong pasahero. May mga ticket na anyang na-rebook o na-refund at may mga nabigyan na rin ng mga hotel accommodation sa mga na-delay ang flight. Nanawagan naman ito sa karagdagang suporta ng mga mambabatas. We hope to highlight the critical need for technical and financial support in upgrading the facilities at CAAP, NAIA and other regional airports. Bukod pa rito, pinag-aaralan na rin ang privatization ng NAIA upang mas mapaganda pa ang pasilidad at serbisyo nito. Aileen Cerullo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi apektado ng pagre-resign ng ilang opisyal ng Department of National Defense ang operasyon ng kagawaran. Ayon kay DND spokesperson Director Arsenio Andolong, hindi pa naman umaalis ang mga ito hanggang hindi pa napapalitan sa pwesto. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Tuloy ang operasyon ng Department of National Defense. Ito ay sa kabila ng resignation ng nasa 7 na Assistant Secretary at Undersecretary ng Kagawaran. Ayon kay DND spokesperson Director Arsenio Andolong, normal ang kanilang operasyon dahil hindi pa naman umaalis ang mga nagretirong mga opisyal hanggat hindi pa napupuesto ang kapalit ng mga ito. Yung kasi ay normal and procedural kasi pag may dumadating na bagong liderato, hindi lang sa DND, no, sa lahat ng kagawaran ng gobyerno, palaging nagtetender ng courtesy resignation ang mga coterminous appointees, ano, sa buong kagawaran. Nilinaw din ni Andolong na mga coterminous kay Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. ang mga ito kaya nagbitiw sa pwesto. Nagdesisyong mag-resign ang ilang opisyal ng DND upang pagbigyan ang bagong DND Secretary na pumili ng kanyang mga pinagkakatiwalaang mga tauhan. Since may bago ng secretary ang DND, customary din and proper na magbigay ng courtesy resignation ang mga opisyal at ibang personnel ng DND. Ang resignation ni Senior Undersecretary Faustino ay kaugnay sa pagkakatalaga kay AFP Chief of Staff General Andres Centino. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng Malacanang na alam ni Resigned Defense Officer in Charge, Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. ang mangyayaring pagpapalit ng liderato sa Armed Forces of the Philippines. Ito ang sagot ng palasyo sa pahayag ni Faustino na sa social media at balita na lang niya nalaman na itinalaga at nanumpa na si General Andres Centino kapalit ni Lieutenant General Bartolome Baccaro. Ayon pa kay Presidential Communications Office Secretary Sheloy Garafil, sole prerogative ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatalaga ng AFP Chief of Staff. Mahigit 2 linggo na lang ang natitira at matatapos na ang isinasagawang voter registration ng Commission on Elections. Subalit ayon sa COMELEC, wala pang kalahati ng kanilang target ang nakapagpaparehistro. Narito ang report ni Dante Amento. Umaasa si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Irwin Garcia na marami pa ang magpaparehistro sa mga natitirang araw ng voter registration hanggang January 31, 2023. Inihayag nito na malayo pa sila sa kanilang target na 1.5 hanggang 2 million na mga bagong registrant.
hindi po ganun kadami ang nagpaparehistro. So far po hanggang kahapon, kulang-kulang 400,000 pa lamang ang nagpaparehistro natin ng ating mga kababayan. Sana po sa mga susunod pang araw, hanggang sa bago matapos ang buwan na ito, ay mas dumami pa ang magpaparehistro ng ating mga kababayan. Dagdag pa ng COMELEC, wala pa sa plano nilang palawigin ang voter registration. Paliwanag ni Garcia, ang pagpaparehistro ay obligasyon. Ang COMELEC ay naninindigan na hanggang January 30 lang po tayo, 31 po tayo sa ating pong registration. Yan po yung ating pong pinag-usapan at yan din po yung aming pinag-desisyonan na therefore hanggang dyan lang po ang registration natin. Sa January 14 ay bibisita ang COMELEC sa Kalayaan Island para hikayatin ang mga residente doon na magparehistro at ipakita na kahit malayo ay kaya nilang irehistro. Pagkatapos nito, inaasahang pupunta rin ang COMELEC sa probinsya ng Sulu at Batanes. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng bumaba sa 700 COVID-19 cases ang maitatala sa Pebrero kahit na mayroon pang mga bagong variants ng COVID-19 na nakapasok sa bansa. Ang detalye sa report ni Gladys Tuwabi. Hindi nalalagpas ng 1,000 ang arawang kaso ni COVID-19 sa bansa sa susunod na buwan. Ito ang projection ng Department of Health pagdating ng kalagitnaan ng Pebrero. Meron tayong projections ngayon that our cases by February 15, if ever minimum public health standards decline, tapos tuloy-tuloy ang pasok ng mga variants na highly evasive and highly transmissible, we would see up hanggang mga 730 cases by February 15. Ayon kay Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ang nasabing bilang ay pagtataya lamang upang maihanda ang health units, ospital at surveillance system ng bansa. As of January 10, 2023, nasa 11,856 ang active cases ng COVID-19 sa Pilipinas. 6,832 dito ang asymptomatic, 3,813 ang mayroong mild symptoms, 394 ang severe at 127 ang nasa critical na kondisyon. Tiniyak naman ng kagawaran na patuloy sila sa pagmonitor kung ang nagdaang holiday season ay nagkaroon ng epekto sa kaso ng COVID-19. Samantala, inaalam na rin ng kagawaran ang mga opsyon para maipagpatuloy pa rin ang pagbili ng bivalent vaccine sa ibang bansa. Ito ay dahil sa posibilidad na hindi na i-extend ni Pangulong Marcos ang Nationwide State of Calamity Declaration. So ito po lahat ay pinag-aaralan ng ating mga legal officers para alam natin what would be the most appropriate means of procurement based on law in the country na pwede natin tahakin that will not cause delays and we can still expedite the procurement of this bivalent vaccine. Titiyak ni Vergere, sapat pa ang bilang ng mga bakuna sa bansa para sa immunization program ng gobyerno. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang pagdami ng naitatalang volcanic tremor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa Bulkang Taal mula kahapon. Ang detalye sa ulat ni Ari Silvestre. Muling nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC ng 112 na volcanic tremor sa Taal Volcano Island nitong Martes, January 10. Sa latest bulletin ng ahensya, nakapagtala sila ng 3,718 tons ng sulfur dioxide sa nakalipas na 24 na oras. So far ang nakita namin na ano is ito yung dulot ng digasing, ano, digasing ng Bulkang Taal. So nagbubuga siya ng ano ng usok. Yung tremors madalas sumasabay yung tremors kapag tumataas din yung sulfur dioxide na nilalabas. And as of yesterday, 3,718 tons yung inilabas sa sulfur dioxide. Patuloy naman ang paalala ng PHIVOLC na panatilihin ang pagsusuot ng mask upang hindi malanghap ang sulfur dioxide sa lugar na apektado nito. Kahit na nakakaunti ang inilalabas nitong sulfur dioxide. Kung magkakaroon man ng mga ano ng sulfur, ano yung tinatawag nating VOG, no, volcanic fog,
meron ano bu, ano yan pwedeng ang maapektuhan nito is dahil yung pagbuga ng yung hangin ngayon ay papuntang southwest. Doon yan mag ano, doon yan magko-concentrate ano sa bandang southwest ano dito sa bandang Agoncillo, Laurel area. Ang may papayo lamang natin is magsuot ng mga face mask. Kaya naman pinapayuhan pa rin ang mga local government unit na malapit sa Taal Lake na maging alerto at laging maging handa kung sakaling mag-alboroto ang bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, sa ngayon nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Taal Volcano at mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa buong island, sakop ng bulkan. Ari Silvestre, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin madesisyonal ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang isyu sa umano'y overcharging o surcharge ng Grab. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Teofilo Guadis III, dapat munang maresolba ang minimum base fare na sinisingil ng Grab na 85 pesos na mataas sa fare matrix ng LTFRB na 45 pesos. At ang surge fare kung sino ang dapat magpasya nito at kailan dapat magpatupad ng surge fee. Pinagtatanong na namin is, would the Grab company have the power to increase the fare without the approval of the LTFRB, and what would be the basis? Sa isang opisyal na pahayag ng Grab Philippines, muli nitong iginiit na sumusunod sila sa fare matrix na itinakda ng LTFRB. Ayon naman sa kinatawan ng Commuter Safety and Protection Group na si Attorney Ariel Inton, dapat magkaroon ng malinaw na panuntunan ang LTFRB pagdating sa fare matrix kapag sumasapit ang rush hour para hindi ito maabuso ng iba. Kaya naman nagkaroon ng surge ay dahil nga dun sa rush hour at kapag kulang ang sasakyan. So, walang ganon sa fare matrix. Yun ang sinasabi namin na dapat malinaw ang parameters para hindi naaabuso. Sa Huwebes, January 12, itinakda ang susunod na hearing. Bago naman matapos ang buwan, inaasahang maglalabas na ng desisyon ng LTFRB patungkol sa kasong kinakaharap ng Grab Philippines. Inilatag ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Tuts-Ople ang kanilang mga plano ngayong taon kasabay ng pagbibigay ng kanilang kauna-unahang budget para sa taong 2023 na nagkakahalaga ng 15.8 billion pesos. Ayon sa Kalihim, nakikipag-usap na sila sa iba pang mga bansa na maaaring magbukas ng oportunidad sa mga overseas Filipino workers. There are several emerging markets. We have invitations pending for bilateral labor talks with Romania, Hungary, and Portugal. May pakikipag-usap na rin ang pamahalaang Pilipinas sa Hong Kong para naman sa posibleng deployment ng Filipino caregivers. Dahil sa bagong departamento ng DMW, mag-hire ang ahensya ng nasa 1,000 manggagawa. Para na rin ito sa itatayo ng DMW na 16 regional offices at 4 na migrant workers office sa abroad. Even yung mga ex-OFWs, if they want to apply, or even if they are abroad and they want to apply, I mean, the door is open. Siyempre competitive yan, and we want a very professionally run department. So, yung padrino system, pwedeng muna, we will look at the qualifications of each candidate. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Hebrews chapter 13, verse 6. So that we may boldly say, "The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me." Ano pat ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking katulong.
Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayong magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. Sambay, usapang pangkalusugan na, kaya kasama natin si Dr. Bunny Bernardo na isang naturopathic medicine specialist. Good morning, Dr. Bunny! Morning. Welcome back! Good morning, Joseph. Very interesting ng topic nyo ngayon. Nag-react na kami kanina. Medyo nasasakpan ako dito. Ang dami reaction kahit yung nung sinabi to ko nung topic natin, may nag-ouch agad. Kasi ang bigat po ng pagkakasabi, sabi, big. Big talaga. Swollen. So parang ano yan eh, sabi nga, sabi ko, bigyan natin ng clue ano ba yung pag-uusapan. Number one clue, eto yung dinadala mo na parang hindi ka naman buntis pero may dinadala. Nagdadala lang dyan. Yun ang clue number one. Pangalawa, yung parang yung minsan pag nasa toilet ka o pasintabi sa mga kumakain niya yung almusal, yung matagal ka sa banyo, sa CR, or parang ka isang sumo wrestler. Mm-hmm. Di ba yung mga sumo wrestler? Yan. Kung ganyan, yun yung clue number two. Mm-hmm. And then number three, kung ikaw naman ay dependent sa mga ano laxative, meron mga ganun tayo, lalo yung mga elderly, or di kaya mga therapy na mga gumagamit ng suppository na or edema na mga ganyan. Medyo ano lang yon, yucky. Oo, yan. So, yon ang mga clue natin. And of course, kung ikaw ay may feeling mo na lumalampas ng isa, dalawang araw, or tatlong araw. Meron nga akong pasyente na isang linggo. Isang linggo, hindi na. Imagine, nakakalungkot talaga. So, yan. So, yun po pag-uusapan natin, yung mga dinadalang, hindi naman nagdadalang tao, pero mukhang nagdadalang tao, lalaki man o babae. Ayan, big belly is basically yan, a swollen colon, namamagang colon po. Kung kayo po ay merong mga dalawa, sa clue na binigay natin ay medyo kailangan makinig kayo mga kasambahay kasi hindi naman po yung bibigyan lang ng palulungkutin namin ang araw nyo. Pasasahin namin kayo sa at the end of the day kasi bibigyan namin kayo ng solution. Naman kailangan mauwi, may take home sila na anong gagawin. Lalo na yung mga number one, yung halimbawa pumapatong na inyong mga belly ninyo sa sinturon or sa pantalon. Tumutupi na, di ba, yung mga iba nagsuot ka na ng boxer. So, yung mga pantalo mo, tumutupi. Ayan, nagtatakin na yan, ganyan. Meron na nga ngayon, meron ako nakita sa online nga, biglang, pati lalaki, meron na yung nilalagay na strap para itago yung ano. Pero ako naman, one thing, nakakatuwa. Pero sa isang banda, hindi maganda rin. Kasi parang, bakit kailangan natin pagtakpan? Ang kailangan natin, malaman yung root cause, di ba? Hindi naman kailangan. So, kasi, ang hindi po natin alam na pag yung colon na, alam niyo yung colon, yun po yung malaki natin bituka. And of course, yung colon, yan ang pinakalas, yan po yung parang sewerage system natin. Mm-hmm. Diyan nangyayari yung last na pag-absorb ng mga nutrients, mm-hmm. ng mga fluids, and then the rest, ini-eliminate yung mga waste. Tapos iipunan, yan yung bahay dumi natin. Mm-hmm. And it's about kung gano'ng kayo kataas, it's about kung gano'ng kayo katangkad, gano'ng kahaba yung colon nyo. It's about 5 feet. Mga gano'ng. Oh, may tigil lang yun sa akin daw. Grabe ka na. Ako din nung sabi ko, ganun pala talaga kahaba. Kasi pag pinakikita yung mga cases na talagang sinusurgery, nakikita yung ganun. And merong mga cases na talagang umaabot na yung swollen talaga na akala mo malaki lang yung tiyan. Merong mga cases na talagang tinanggal na binayo. Kasi umaabot ng, imagine mo yung naipo mong dumi na pag hindi nakakadumi, about 10 kilos to 20 kilos.
Eh, imagine mo, yun pala yung mabigat yung doon. So, yun pala yung napapabigat sa atin. Oh, okay. Just imagine, oh, buti na lang tumang katabi ko, medyo, ano yan, so, wag. Baka di ako makakalabi. Hindi na bingan, no? Oh. Ayan, so yun, sabi ko, grabe pala talaga. So, talagang naiipon. Ang hindi natin alam, stages yan eh. So, nagda-digest, yung mga natitirang nutrients, na i-absorb, reabsorb. And then yun, ang nangyayari kasi, parang akala natin, yung one day natin, hindi pa rin sapat yun. Kasi meron sa fecal, ano natin, na naiiwan doon sa mga lining, ang taba niya eh. Mm-hmm. So, naiiwan pa rin sa mga lining, yung mga harden, yung mga impacted, impacted talaga nakalagay eh, na mga certain ingredients ang kinakain natin, hindi naiiwan sa linings. And then, yun, na-accumulate yun through time. Tapos, siyempre, kung lalong kain ka pa ng kain, naiipon, nag-accumulate yun. So, yun yung gaganon. Lumalakas sa belly natin. So, Doc, yung mga ganyan, may mga swollen colon na yan. Iba pa po ba yung mga may mga maraming visceral fat na sinasabi? Isa pa yun. Kaya lalong lumalaki. Kasi, siyempre, napupush. Kasi nga yung tama na mention ni Joshua, yung visceral fat. Kasi nga, hindi na maayos yung peristalsis niya, yung paggalaw ba niya, ng pagiling. So, kaya yung iba nagyangyari, bloated ako kasi hindi nakakadumi. Mm-hmm. Pero yung iba, ang problema naman natin, naging over-dependent tayo sa laxative. Ang ginagawa na naman laxative, pagalawin lang. Pagalawin. Pero ang hindi nagagawa kasi ng laxative, yung tanggalin yung mga naiipon sa line. Wawalisin. Kaya yung nagkakaroon ng problema, kaya minsan yung colon cancer, late na didetect. Kasi ang kapal niya, pos hindi makita kasi natatabunan. And then of course, syempre pag nagkaroon nyo ng maraming pagkain, mangyayari yan, magpe-ferment. So, may mga bacteria, mag-grow na yung bacteria, yung mga candida, yung yeast overgrowth. Doon magsisimula yung sisingaw. Ngayon, pag hindi ka nakadumi, ito po ang nangyayari na pwede yung sintomas sa tingnan. Ito na mga yung po mga body, smelly sa body natin. Kung hindi lumalabas sa dumi, pwedeng lumabas sa iba. Lumalabas po. Kaya yung pinag-usapan natin, pwede maging yung body sweats natin. May amoy. Yung smell ng katawan natin. Meron ganun na mga tao na yung mga obese na bakit ganito, kahit anong gamitin niya, maligo, ganyan, nanggagaling po doon. Check your colon kasi the gut is the best way to check our health. Ayan, dyan nagsisimula yan. So, di ba, yung gano'n, yung pawis niya kakaiba. So, yun, kung matindi ang body odor, hindi lang po yan dahil doon sa ating sweat glands. So, you have to check your colon. Imagine nyo. Inalaman pati pala yung, pati yung ating mga paa na nagsusweat at nangangamoy, kala lang natin walang relation. Imagine mo, parang layo naman. No? Malayo sa bituka. Malayo sa bituka. Yung pala malapit lahat. And then, of course, yung sa breath. And then, yung isa na pinag-usapan natin na ayaw ni Tini, yung ating flatulence, yung utot. Na pag-grabe, na talagang grabe, na parang time bomb talaga yan. Kasi syempre, hindi makalabas, doon lumalabas. So, whatever gassy doon, and sweat, and yung mga excessive na ganun, doon lumalabas sa atin. Pero the question lang, ano po yung reason bakit yung naiiwan po sa colon yung iba ma? Parang yung binanggit niyo po, nag-harden siya. Dahil po ba to sa, for example, hindi po na-digest properly, malalaki po ba yung nguya or hindi lumulunok masyado? Ay, nilulunok lang masyado, hindi kinakagat yung food. Correct. Ayan na nga ba. Oo, tama yun. Nako, very good yung question ni Ira. Kasi yun, tama yun, mga undigested. Kasi minsan may mga food intolerance tayo. Ayun. Kung ikaw carbo intolerance, so ako avoid yung matitigas talagang pagkain. And then, the last time sinabi natin yung paano tayo kumakain, dapat you have to chew your food, you masticate it bago nyo po lunokin. Kasi para hindi mahirapan. Yung iba kasi lunok lang lunok. Bahala na si Batman. Kaya nila si Batman yung pag ayaw nila nung food, bawa sa mga bata, yung mga gulay, ginagawa na lang talaga nila, nilulunok nila, hindi na nila ngunguyan. Correct. Kaya kahit naman fiber yon tama si Tini, siyempre pag hindi mo naman dinigestion, matigas pa rin yun. So lalabas, like yung mga gulay na mga sinasabi natin, minsan pag hindi na nanguyan ng mga bata, lumalabas na buo pa rin talaga. So hindi indicator yan na hindi maganda. So importante, minamasticate. So you have to, kahit fiber yan, you have to check your fibers kung anong pong good fibers na gusto niyo. And then, you have to look for yan. Yung iba kasi kulang din sa tubig. Kailangan natin. Kasi take note na yung second stage ng colon is other than yung mga nutrients. Ayan. Kailangan niya mag-pick up, maglulusen siya nung makinakain natin and then yung tumitigas doon. And then, nag-absorb yan ng tubig.
para dalhin doon, para maganda yung ating digestion and our ano yung fecal ano natin, yung dumi natin maganda. So yun ang ginagawa niya. And then nare-relax para hindi tayo sumo wrestler or nag-uupo gabat. Yun ang ginagawa ng colon actually. Ngayon, pag matitigas, hindi dinadigest, hindi tama yung kinakain at puro matitigas ang kinakain natin, hindi tama yung ating the way ng pagkain, talagang mahihirapan yung colon. And then later on, hindi na, matagal siya magreklamo eh, kasi nga ang kapal niya, so malaking bituka. So tsaka lang natin nalalaman. And then, ang isa pa doon nagiging ng problema natin is of course, yung mga daily habits natin. Halimbawa, yung mga lagi tayo nakaupo. Hindi masyado gumagalaw-galaw. Yung kagaya ng isang problema natin nakaraan, na sabi niya, baka dun sa gamot niya. Of course, kung kayo po may mga pain reliever, sobrang ganon. Meron kayo mga iniinom na mga ganong bagay ng mga painkillers. So, nakakaano din po yun eh, nakaka-inhibit ng paggalaw. So, kaya you have to talk to your doctor. Pwede po. Kaya kayo pinupupunta ng mga doktor kasi para makita lang kung halimbawa yung mga iniinom natin antibiotics, pain reliever, ay nagkakaroon na ng resistance. So, papalitan naman yan. I-check, pwede bang ibaba ang dose or palitan. So, yun ang ginagawa. So, and then, of course, yung lagi nakaupo. Yan. So, hindi masamang maupo. Pero yung mga laging ganun. So, tapos wala activities kasi. Yung activities, pag nag-exercise, magandang tulong yun. Dok, yung mga sa mga swollen na colon yung sinasabi natin, bakit po siya nagsiswell? Meron po bang inflammation, may infection? Or bakit po, ano po yung nagkakos ng swelling po niya? Nung colon, ba't siya namamagang ganun? Correct. Oo, diba sabi nga natin kanina yung peristalsis. So, pag hirap na siya, na parang nagkakaroon na ng traffic, parang EDSA natin, pag hindi nagkakasundo yung enforcer at saka yung traffic light, naka-green, pero stop. Nagsisiksi. Oo, kasi nga naandun na, na may mga bacteria na rin. So, magkakaroon ng laceration. So, yung mga lining, first layer. Ngayon, ay active itong mga bacteria, yung overgrowth, mga yeast, candida, yan, yung mga pylori, yan. Magkakaroon niya ng polyps doon, magkikreate ang bahay, magbabahay doon sa lining. And then simula na yon. Kaya minsan mag-start lang yan, gassy, acidity, pero indicator yon na nagkakaroon ng inflammation or may mga sugat. Siyempre pag may mga sugat na at hindi natin iniintindi yun, magsisimula na yun doon. Akala natin acidity lang, ulcer, whatever, pero hindi natin iniintindi. And then later on nga, ang isa indicator na talagang ano, kaya wag natin walang bahala kasi nakaraan, 2 weeks ago, meron kami binisita na meron siyang hindi gumagaling na mga singaw. Sino? Yung singaw, mouth sore, is also a problem ng gut, ng chan. Oo, kaya wag niyo pong pag walang bahala kasi kami nagulat, bigla na lang, sa singaw lang nakalagay doon sa information, tapos hindi na makatayo, nag-bedridden na. Sabi ko, ano ba connection nung... Lahat kami nagtatanong, sila din nagtatanong, ay singaw lang naman, bakit nag-bedridden na? So, hindi natin alam yung pala meron ng cancer cases na nag-colon. Okay. So, kaya, yung po, pakikingramdaman nyo, akala natin ang layo ng diferensya, but we need to check that one. So, marami naman tayong pwedeng gawin. Number one is, of course, yung lifestyle natin, check natin. Yun naman ang binibigay natin doon. And then second is, kung ganun na, halimbawa, meron naman tayong clue kanina, hindi tayo regular, at least twice a day, importante yon, at hindi na regular, pwede naman tayong magkaroon ng ultra detox. Or kung hindi naman regular detoxification na ginagawa natin, at least once in a while, once over the weekend, we can do. Meron tayong recipe yung binigay sa kanila to cleanse yung ating colon and then the same time the liver. Yung ano lang, kasi kailangan din ng oils. Hindi natin, kaya yung mga good oils. Kasi parang yun ang natural laxative. Kaya yung mga natural oils, yung vegetable oils, nagbigay tayo ng ano sa kanila eh, ng recipe, di ba? Yung 60 ml na virgin coconut oil. Samahan nyo lang ng tatlong dalandan yan. And then you stir that thoroughly and then you take it. And then more water, after that, the following day, ang ganda-ganda talaga na naki-cleanse natin. At least once a week, hindi naman mahirap yan. At least once a week. Or kung kayo talaga busy, sa isang buwan, dapat kailangan nating, kasi may mga impacted talaga may naiipon. Kasi hindi lang lahat lumalabas sa dumi natin. Pag yun yung mga chinek namin sa mga biopsy, pag chinek mo sa colon, yung sample, makikita mo talaga merong naipon, matutumigas na matatagal sa lining. Kasi, syempre, yung mga
additives, preservatives, yung mga toxins, hindi naman. So pag nag-accumulate na yung mga toxins na yon at nagsugat, oh, yun ang pinagsisimula ng mga cancer cell. So Doc, ang recommended is once a month po na... A week kung pwede nga. Oo, kung regular once a month. Pero kung gusto masipag ka, at least once a week, once yung the following day, wala kang gagawin. Kami ngayon, lalo ngayon, kung alam mo nag-overeating ka within the week or alam mo hindi healthy, ayan, kung alam ba, in the week, meron kang dalawa, tatlong parties na inatinan, o be sure, o yan, gawin nyo yan. O kung hindi naman, talagang regular, especially ito, ina-advise ko, kasi ang isang issue rin, is yung mga age, yung age, issue yan, lalo yung mga elderly natin, hirap na silang dumumi. You have to make sure na every week po, hindi naman mahal ngayon yung mga ginagamit natin ingredients. Rather than mauwi kayo sa... colonics na medyo mahal or edema, yung enema, ni ganyan. So, yung nagawa. Kung wala naman, dati merong mga labatiba eh. Labatiba ng mga nalagay yun ng tubig. Yung mga nanganganak sa bahay ng mga midwives. Yung mga midwife, alam nila to na nilalagay yun ng tubig. Then, pinapasok dun sa puna para malilinis. Eh, no? Kaya lang, syempre, yucky yun. Magdedrain ka sa maubos. So, yun ang ginagawa ng sa bahay lang. Pero wala na akong makitang labatiba ngayon. Eh. Pero nung araw, meron. Nahalata tuloy ang edad. Yung edad ko. So, meron niya kada bahay. So, importante. Pero ano may nakikita pa ako dito sa Santa Cruz, eh, sa bangbang na mga labatiba. You have to make use of that. Kasi magbayad kayo ng mahal. And then, kung di naman, yung recipe natin na virgin coconut oil and the landan or the citrus, yan, pwede po yung gawin yan this once a week. And then, more on fiber. Kailangan merong fiber. Turuan natin yung mga anak natin na mag... Ano po ba ang pinakamagandang source ng fiber na parang easily available sa mga kasambahay po natin na pwede nilang i-incorporate sa mga sa daily parang diet po nila? Yes. So, ang maganda, ang dami naman natin ngayon. Nag-ikot ako sa palengke kahapon. So, maraming fruits and vegetables na available. So, ano yung gusto nila? The more colorful, the better. Ang dami naman. Kailangan yung rainbow yung ating kinain. Hindi ba araw-araw yun na lang na, ano ba, pechay na lang araw-araw. So, at least, merong mga iba-ibang kulay. May mga violets na and everything. So, napakaganda. Para magkakasama yung magagandang fiber, mga phenols, and then antioxidants. So, pwede po magkakasama. If hindi nyo makain, you can blend it. Diba? You can blend it. Oo, you can blend it. Kung ayaw nyo niluluto, nakikita. Diba, nakikita nyo sa ibang mga pagkain ninyo. You blend it para sa mga anak ninyo. You dapat maging creative yung mga nanay natin, mga kasambahay, sa paggawa pabaon niyo sa mga anak ninyo. And tuwa-tuwa naman, sanay naman sila sa mga smoothies. So, lagyan niyo ng mga magandang kulay. And then, yan. Or, gusto niya juicing, pwede rin ganun kung ayaw naman ng niluluto. Or, pwede niyo po isama, saliba sa pagkakain, pamimili. Yan, maganda rin po yon. And then, of course, water. And then, kung may chance, ay, nakikita ko lagi si Ian kasi yung exercise. And then, yan, kailangan merong activities kasi para maganda yung ating colon. Yun ang exercise for the colon. May mga belly exercise naman. And then, of course, syempre, probiotics. Si Joshua naman ang tinitingnan ko sa probiotics. Naalala ko yan. Ayan, kung hindi naman, and then be sure kung may prepared. Ayan, so, sabi ko nga, may mga chlorella, spirulina, yung mga seaweeds. This is the best. Ano yung cleansing. Ang ginagawa ko niyan on the first month, sabi ko nga, 8, so 5 and then 3. 5 tablets in the morning before breakfast and then 3 tablets bago matulog. So, alam mo po, napakaganda po yung natural laxative. Plus, of course, may nutrition kayong i-re-replenish. And then yan. So, ang chia seeds po ba natural laxative chia po seeds? Siya? Ah, yeah. Oo. Naku, meron din na po ako niyan sa clinic. Nilalagay ko sa water. Para siya nanganganak. Kung mahilig po kayo sa mga milk tea, ito ang gamitin yung mga nanay. Lagyan niyo yung smoothies niya ng chia seeds. Kasi nang pumuputok, para siya nanganganak. Para siyang sago. And then yung mga pasyente ko nga, lalagay nila sa tubig nila, sa hydrogen water. Natitignan na para silang bata nanganganak. Ano ba, laki na to? Ganyan. So, you have to take, ano lang yan, so 1 liter, ang akin pong recipe dyan is 1 teaspoon ng chia seeds. Maliit na teaspoon. And then, Baba Diyos, siguro mga 10-15 minutes, makita nyo, nagpuputukan na sila. Di ba ang ganda? Kung mga creative color po, lagay nyo sa mga bata. Kesa po yung mga synthetic na mga sago, ilalagay nyo. Natural, buti na mention ni Ira yung chia.
meron po kami yan. Nabibili naman yan in kilos. Mm-hmm. Or gusto niyo sachets lang, yes. Pwede, mm-hmm. Oo. And then maganda pang source ng protein. And then ng cheese. Dok, sa mga nakikita ko po sa mga gym goers, ayan, sa kanila, yung mga chia seeds, yung mga ano nila, yung mga drinks nila. Correct. Oo. Kundi, yung sa... Ang ibang ginagawa, yung sa kanin, yung rice na pag na-steam, nalalagay na nila sa ibabaw. And then, when they have the chia seed. Pero kung kayo po ay gusto niyo naman the best kanin, alam niyo yung mga good fibers na kanin, yung mga red rice, brown, black rice, or yung quinoa, mga Doc. Quinoa, that's the best. Kung kaya nyo po, medyo may kamahalan din. Meron pa isang mahal eh, na couscous. One time, yung adlai rice. Adlai, mahal nga yun. Isa na, mapapunta ko talaga sa bundok ng Agusa na meron tanim doon. Nanguha ko ng mga buto, medyo pumuputok lang sila. Kung tutuwa ako, meron ako mga babying adlai. Alam nyo pa, mahal-mahal ng perky. No, diba? Pero this is the best source. Hindi na nyo kailangan mag-ulam. Oh, ay, talaga ba doon? Yeah, mataas na yung about 70% protein na. So may kanin na kayo, may ulam na kayo sa adlay. Kaya nakita ko sa isang resto, talaga isang cup niya, ang mahal talaga. So kailangan tinikmang ko lang kasi para, ano ba itong adlay na pagkakamahal? Parang gusto ko na rin magtanim. So salamat doon sa nature na binigay na meron yung mga lumad doon. Meron silang tanim. Makita ko yung may adlay. Kinuleta ko talaga. Nako, kahit kami nagdudulas-dulas na, nilagay ko sa mga... Nilagay ko sa mga bulsa ko talaga para sabi ko magkaroon ako ng ano. Kasi ang mahal, sabi ko, super mahal talaga. So, meron pala tayo dito sa mga upland natin. Okay. Just imagine, meron tayo na. So, kailangan natin, we promote that and we also support help yung ating mga... Support natin. Yung mga indigenous people. Sa upland pala siya tumutubo. Once a year ang harvest. So, natuto din ako sa kanila. So, sabi ko, hopefully, yung ilang paso ko marami na, maparami yung nakuha ko. And then, willing ko, pag namulaklak, namunga, I can share para marami. Kasi kung malaklak ako, may lupa kayo, you have to plant it. Yan ang isang napakagandang source natin. So, ito po yung mga pwede nating ma-advise sa inyo. And of course, syempre, wag rin natin kakalimutan kasi nga sabi ko, yung mga edad natin, tingnan natin, i-check din natin from time to time kasi nga mas mahirap kung late na. Mm-hmm. And of course, ang isa based on gender, mas mataas ang sa babae na may problema sa... Kita mo yung iba, halos hindi na kumakain na mga babae. Pero hirap sila despite na nagda-diet, despite na nag-exercise. Hirap kasi because of the hormones, alam natin. Hopefully, madiscuss natin bakit gano'n yung mga babae. Okay. Diba, when they reach yung approaching 40s, kahit hindi na kumakain halos, inaamoy na lang pagkain. Because of the gender and the hormones, yan ang issue. And then, syempre, yung ating activity. So, kailangan po sa bahay kahit malang gumagalaw tayo, exercise. Meron po mga simple exercises. Alam nyo kung ano yung makadumi. Itong mukha lang natin sa touch therapy, kung gusto nyo mag-touch therapy, kung gusto nyo pong ma-prevent, yung iba kasi nagpe-prevent ng poops, kasi halimbawa ako nag-LBM. Ito po yung imamassage nyo na clockwise. So, ngayon, ito, itong palate natin dito. Paikot. Yan, kung gusto nyo pong hindi kayo, halimbawa nag-LBM kayo bigla, yan, paikot po yan dyan. May diin na ng konti. Pero kung gusto niyo naman madumi kayo, dito though. Naman, depende. Pero ako, nagka-count ako ng mga 30 to 60 dito eh. Mm-hmm. Kung gusto niyo naman po madumi, ito naman po. Ito, ano ba tawag natin na dito? Baba. Shirt left. Ay, wait lang. Anong gawin doon? Yeah. Kaya lang, Lisa, baka makabalikan ko yung kasabante na yun. Sabay kayo. Nagulungan na. Dito, paikot din ganun, mga 30 to 60 counts paikot. Habang kayo nakaupo, kung kayo nahihirapan po, lalo kung halimbawa kaya pala pag nakaganyan ako. Nag-iisip. That's the perfect. Yeah, tama si Joshua. That's the perfect position. Tapos nakataas yung paa ninyo sa proper position. Kaya nakataas. Actually, the best way na para mag-remove talaga, nabago lang tayo para mga prinsesa kasi ang upuan na natin ngayon, dapat naka-squat talaga. Dati yan ang ano natin. Kasi yung pong ating naka-sigmoid yan eh, yung ating colon. So, kaya ang ginagawa ko ngayon, di ba meron stool, yung labahan. So, you put yung mga paa ninyo, ipatong nyo doon para po maganda ang move. Pero kung kayo magpapagawa ng bahay, you follow yung squat. Nabigyan kasi tayo ng ganda-ganda upuan para tayo mga beauty queen na gano'n. Hindi nakakatulong. Pero gano'n doon sa mga probinsya, no? Yung talagang nakabaon yung kanilang mga indoor talaga sa sahig.
kapantay ng sahig. Yeah, yun ang proper way, nila. Tama yung tini. Kaya yung kayong mga nasa probinsya, wag po kayo maingit dun sa magandang-magandang upuan kasi yan ang perfect for our colon. So kung ayaw nyo lumaki yung colon nyo or wag sa'yo matulungan at hindi mauwi sa mga nakakalungkot na mga problema, lalo yung colon cancer. Tsaka, ang isa pala, re-remind ko, baka po yung simple mga pain, muscle pain, nerve pains, and yung inyong mga achy joints, related din po yan dyan sa parang swollen belly. Parang kaya, ang importante ng gut health talaga. Dok, meron pa yung mga manginginom. Di ba pag nakikita natin sila, beer yung belly. Ang lalaki ng mga chan talaga nila. Kasi yung, yung alcohol and yung mga certain alcohol and yung mga ingredients doon, hindi talaga na po process. Mm-hmm. Okay? Ang nakakalungkot doon, from the chan, pumunta sa bloodstream. Yun. Napunta na sa puso and other sisira. Kaya minsan nagsasuffer from the belly, hindi kilala ng colon yung mga certain mga alcohol and mga toxins dadalhin sa atay. Kaya mamamaga yung atay. Babalik niya. Pero Doc, kaya, question ko lang po, gano'n po ba dapat, ano po ba yung ideal na para kumbaga, gano'n tayo kadalas dapat tumudumi? Ah, yan. Tama sabi Ian. Oo. So, akala natin once a day. Kung ilang beses tayo kumakain, dapat 50% of that. So, kung tatlong beses kayo, tatlong beses, dalawang beses kumakain. Oo. Kung six times kayo, dapat three times yan. Paano mo pag-once a day lang? Pag naka-umad, kaya yung isang beses lang, parang good and hindi good enough. Kasi yun yung may mga naiiwan na unfinished. May incomplete pa rin yun. Yun yung may mga incomplete removal. Kaya kung meron kayo in the afternoon or before bedtime, that's the best. Okay. Kasi yun yung mga naiwan for the day. Remember, the whole digestion process, it will take 100 hours eh. Ba't tagal pala? Alam ko parang isang araw parang 8 hours ganyan. Kaya yung mga natapos natin na maghapon lang, parang yun yung initial lang. Initial imagine mo yung mga naipon pa natin daily maiipon mo. Kaya makikita yung pag tiningnan mo yung belly talaga magpo-protrude yung colon, magpo-protrude. So hindi naman napoprocess yun. Aangat talaga yan at papatong talaga dun sa ating mga. That's the cause. Nagkakaroon inflammation. So, huwag niyo pong pag walang bahala. So, napaka-simple na ganyan. O kung kayo nagdadalang chan na. Ayan na. Kaya kami, meron po kami very simple. Kung hindi kayo nagpapacheck, the best way is, meron kaming, ang gamit, hindi stethoscope. Ang ginagamit namin, medida. Parang mananahe. O, diba? Yeah, ito mga kasambahay. Kung takot kayo sa doktor, ayaw niyo magpa-check up. Meron kaming waist and the hip ratio. Ayun. Pag sukatin niyo po yung sukat ng bewang niyo, yung baba lang ng belly button, yung bewang, kunin niyo yung score, halimbawa 24, and then yung next, sukatin niyo yung hip, yung pinakamalaking buto dito, yung pelvic bone, ayan. Sukatin niyo yan, halimbawa 34, so it will give you 0.1. Ang gagawin niyo, yung pong measure ng inyong measurement ng inyong bewang, i-divide nyo sa measurement ng balakang, ng hips. Malalabas yan, 0.1, 0.2. Dapat mas malaki okay po yan. Oo, okay kasi 24, 34. Pero pag po yan po ay 34, di 1. Nako medyo may ang indicator po niyan, pag mga point pa, pag pumalo kayo na hanggang 0.7, 0.8, down, okay kayo. Okay. 0.1 to 2.8. Pero pag po yan at 0.9 na 1, nako, kailangan po natin magbisita sa ating mga medical practitioner. Lalo na kung nag 1.2 na yan. Nako, yun po. Ingat. So, meron po, kung imagine nyo, medida lang. O, di ba? Nasa bahay lang. Wala ba ibang computation pag sa lalaki? Ano? Wala po bang ibang computation? Actually, kapag sa physic ng babae, medyo mas malaki hips. Correct. Tama yun si Joshua. Mataas-taas ang konti ang lalaki. Ang lalaki, ano yan, ang babae, 0.7, 0.8. Yung mga kailangan. Oops. Ang lalaki, mga 0.9, 1. Good. So, pero pa nag-beyond 1, ayan, medyo kailangan na. So, syempre, yung tama si Joshua, yung structure and anatomy natin magkaiba. Pero ang babae, medyo restricted tayo sa babae. So, yung mga 0.7, 0.8. Oops, kailangan na nating tumawag sa ating mga medical practitioner or kailangan ba natin mag-check. Meron namang mga ways to check it, mga colonoscopy or simply mga ultrasound or yan, marami namang makikita doon. Ayun nga, Doc, di ba yung mga indication sa katawan, saka yung belly mo mismo. Correct. Sumisigaw na. Doc, malamang sa malamang may mga nagsusukat na sa kanika nila. Ayan, mahalo kayo medida. Hindi nyo kailangan stethoscope kasi iba takot pag nakakita ng doktor, pag nakapute. Kaya
ako nagpupute. Kasi minsan may yung, alam mo yung kahit hindi may sakit, biglang nangangato. Sakit? Oo. Kaya, medida po, hanapin nyo lang. Magsukat kayo ng bewang nyo, makasambahay ngayon, tsaka tama si Tini. Ayan, mag-compute kayo. Meron ba kayong cellphone? I-divide nyo lang yung sukat ng waistline sa ano. Pag nakita nyo lumapas, pumapalo, malapit na sa 1, ayan, medyo, oops, ingat-ingat na. So, kailangan na natin maggawa ng detox, yung cleansing, detox. Or kailangan natin maghanap ng procedure, or kailangan natin tumawag sa pinakamalapit natin mga medical practitioner, family doctors, family friends, para po maagapan at hindi mauwi sa malalang sakit sa ating. Sige mga kasambahay, habang nagsusukat kayo dyan, no, dako naman tayo sa ating social media questions. From Geraldine po ito, Doc Bonnie. Simula po, noong nagkaroon ako ng COVID, naging sensitive na po ang aking lalamunan. May mga natural medicine po ba, maliban sa pagmumumog ng warm water with salt para hindi po madalas sumakit at mamaga ang lalamunan? Pabalik-balik po kasi ang pagsakit ng lalamunan ko kahit po nakapagpakonsulta at nakainom na po ako ng gamot na nireseta po ng doktor. Nahihirapan din po akong magsalita ng matagal dahil po sa sensitive na po ang aking lalamunan. 29 years old po ako. Thank you so much and God bless po. Naku, si Geraldine, mukhang suki natin to. Parang ano. So, maliban dun sa warm water with salt, so meron tayong ingredients na dinagdag. Yung one, extract ng calamansi. Isa, oo, upon waking up, pagkagising mo, Geraldine. Ngayon, nakikita natin naman na sinusundan naman niya kasi mukhang nagpapacheck kasi may antibiotic. Ito na nga ang problema kasi lalamunan niya. Sabi ko, umaangat siya from the chan. Kaya baka hindi gumagaling kasi hindi ang problema mo talaga yung larynx or the pharynx. Baka dito na sa chan natin. So, you have to check. Baka may mga acidity. Sabi ko, kasunod niya, pag lumamaga itong lalamunan, yun yung mga mouth sore. Ayan. Ayan. So, kailangan mo i-check, Geraldine. So, yun ang una mong gawin. So, kung hindi pa naman, baka kailangan palitan yung antibiotics. Mm-hmm. So, other than dun sa warm water mo, pwede ka mag-take ng mga probiotics. Pwede mo i-gargle yan. Makakatulong yan sa'yo. At para mas maganda. And then, of course, kung sensitive ka na sa lalamunan mo, galing na sa chan yan. Mm-hmm. So, nagkakaroon na yun ng acid. Oo, certain ganon. So, check mo yan, Geraldine. Yan. Ito naman po, Doc. Question from Carmen Luperto. Ikokonsulta ko lang po yung madalas na pagsakit ng aking chan. Normal po bang makaramdam talaga nito kapag mahilig kumain ng mga kamote o kaya po ay mga saging? Uminom na rin po kasi ako ng prebiotics. Nawala naman po, pero bumalik na naman po ulit. Tapos, minsan po, kumukulo din po ang chan ko. Sana po ay mapayuhan niyo po ako sa mainam gawin. 47 years old po ako. Maraming salamat po. Naku, oo yan. Kay Carmen, ayan. Hindi naman masama kumain, but of course, ito kasi minsan may mga kasambahay tayo. Lalo na yung mga babae. 47, nakita ko eh. So, nasa hormonal imbalance issues to. And normally, binibidro natin ng konti yung kamote. Kasi may intolerance sa gano'n. Lalo kung may mga problema sa thyroid. Yun yung kamote. Hopefully, yung kamote pinag-uusapan natin, yung gumagapang, the sweet potato. Kasi yung isa, di ba, kasaba, yung kamoting kahoy naman yun. So, ito, plus the saging. So, minsan, nire-reduce natin yun kasi minsan, nag-over yung mga potassium level. So, kaya nagkakaroon ng intolerance. So, kaya, uminom ka man ng prebiotics, probiotics, nadag-die down lang siya. Pero importante, ma-check mo din yung hormones mo. Importante yon. Para ma-advise ka ng mga nutritionist, ayan, ng mga culinary medicine practitioner, kung anong dapat na recipe at pagkain. Kasi baka may nagkakaroon na ng mga intolerances eh. Kasi nasa hormonal period na yan. So, yun. So, do away mo muna and then palitan mo ng mga good fibers and other source ng protein. So, magbabago ang diet mo, tataas yung protein than the lower carbs. Low carbs ka na. Low carb diet. The quick question lang, ano po ba yung difference ng prebiotics sa probiotics tsaka po postbiotics? Ayan. Buti na itanong. Yung mga prebiotics, yun yung mga nagiging parang more on green siya. Yun yung pagkain ng mga probiotics. Mm-hmm. So, pagkain. And then yung the postbiotic, minsan nagtitake yun kasi meron naman tayong, pag chinek tayo, maganda yung microbiome natin. Mm-hmm. Wala lang siyang pagkain, lalo kung may edad. So, pinagtitake ng mga postbiotic. Mm-hmm. Para yung hindi ka na magtake ng probiotic, yung postbiotic lang, para lang mag-multiply uli yung mga microbiome na meron ka na. Mm-hmm. Hindi lang sila active yun. So, kaya minsan pinagkocombine ko kung mahina yung population, may prebiotics and then the probiotics. Pero pag meron ka naman at saka
maganda yung microbiome mo, postbiotic ang pinainom na ganun. Yan, no? Yan naman puro natural yan extract. Mostly ano yan, mga greens, yung pre and post. Yung probiotics naman, naandun yung mga good bacteria. Yung live bacteria. Live bacteria. Good bacteria. Dokete naman po, galing kay Aquilio Santos, hihingi po sana ako ng advice tungkol sa meal plan or juicing para po sa colon cancer survivor. Ano po kayang mainam na maging routine sa pagkain at mga juicing po na makakatulong para sa 38 years old po? Marami pong salamat. Nako kay Aquilio, nako may colon cancer na. Kung ang maganda dito, kasi hindi ko madidetalyo yung pwede. But of course, sabi ko nga, more on fiber, tapos may mga probiotics. Pero kung may colon cancer, kailangan natin, Aquilio, kung gusto mo makipag-ugnayan, bibigyan kita ng libreng detalye ng meal plan mo. Kasi gusto ko rin makita yung background. Kasi ang hirap magbigay ng ano pag walang mga routine lang, baka general mabigay natin. Hindi tumama. At saka baka meron mga pagkain na nagko-contra. Kasi syempre, colon yan. So makipag-ugnayan ka sa aking social media, mag-message ka na ikaw yung na andito sa ating programa sa GMK, bibigyan kita ng detalye yung meal plan mo for the week na pwede mong sundin. And of course, baka initially, baka yung first 3 days mo, bibigyan kita ng 3 days detoxification, yung ultra colon detox para gumana. And then kung may mga treatment, kasi baka nagti-treatment pa rin siya, chemo or radiation, kailangan natin sabayan nyo. Kailangan makita ko yung schedules para mas ano, medyo critical yan. So, kailangan natin matutukan. Naagapan naman yan. And then, of course, so magandang combination lang ng mga integrative treatment and therapies. Yeah. Special. Buti na lang nagtanong si Aquilio sa ano. Pero, Doc Bunny, sa iba pa pong gustong kumonsulta po sa inyo, saan po ba kayo pwedeng ma-message ng ating mga kasangbahay? Ayan, tama-tama kay Aquilio. Pwede mo hanapin yung aking personal account. Yan yung official ko, Eleuterio Bernardo. Ayan, yan yung aking, mag-message ka kasi naka-private para alam ko, doon tayo mag-usap. Pero para naman po doon sa mga gusto magpakonsulta, malaman schedules namin, ng mga clinics namin dito sa Mandaluyong, sa Cavite and Quezon, pwede po kayo mag-message sa Doc Bunny Nature's Link. Ayan, yan po yung isang FB page namin. Pwede naman po sa Doc Bunny Bernardo, pwede din po yan. Or simply dito sa atin sa programa, sa GMK din, or sa ibang mga programa na naandun po tayo sa Servisyong Bayan. Yes. Mag-message po kayo. Tapos, yung iba, yung may mga friends po ako sa mga lokal na na pwede po kayo magdiretso para i-repair. Kagaya po ng mga iba natin, mga pasyente. And hopefully, ayan, yung pong aming, i-announce po namin kasi ang launching po ng aming Wellness on Wheels sa January 31, Martes po, bubulong na po dito po sa Manila para po sa schedule and then yung packages and then yung pong inyong So, mag-iikot po kami and then sa bahay ninyo, meron na po kayo. Dadalhin po namin yung clinic namin sa bahay. Wow. Lalo po hindi nakakaalis. Ayan, so, and then of course, Ayan, iikot. Kahapon nagpunta ako doon sa Laguna. Ayan, binisita ko yung isang kaklasiko na merong yung tatay nanay niya may sakit. Ayan, hello kila Ellen. And then, salamat kay Sol. Sino pa ba? Si Rico, ayan, si Imelda, yung mga kaibigan, mga klasiko kababata. And then, hello kay Dr. Betlana Marcelo. Umuwi na galing. Good morning po. Yes, good morning. Good morning. Ako ba kayo gusto batiin? Ba? Sige ba po? Siyempre, yung aking mga ultimate survivors na. Si Chuck Bayan, si Cho. Si Cho Tigbao. Ayan, yung 40 plus survivors. And then of course kay Dr. Boyet na laging kasama namin. And si Dr. Jason Sanchez. Hopefully makakasama na natin next week sa ating mga programa. And bukas po, abangan nyo po kami sa Camanaba area sa ating service ni Doc. Ayan, magkita-kita loobin. Magkita-kita po tayo ng tuloy-tuloy na servisyo. And then of course, siyempre pagdasal nyo rin yung patuloy yung ating po mga tumutulong sponsors. And natutuwa kami, nagpapasalamat kami sa Diyos kasi after po 2 weeks, may magaganda ng response sa ating mga binisita. Nakakatuwa po ng loob. Feedback. Kasi kayo po nakakapagpalaka sa akin, sa amin. Yun. Na tumulong tuloy-tuloy po. Kasi, ayan, maganda ng And then, huwag po kayo magsawa. Tuloy-tuloy po tayong servisyo sa inyo. Thank you so much, Doc Bunny. Doc Bunny. Maraming salamat po. Talagang, feeling ko naging healthy na kagad kami. Wala kayo magkakamali, baka kasi pinindot. Baka nagkabal niya ng dok, no? At ang sabante. Ayan, mga kasambahay, ingatan natin ang ating mga katawan. Kasama si Dr. Bunny Bernardo. Kaya wag po kayong aalis. Magbabalik po ang
Good morning, Kuya! Nagbabalik ang GMK News. Alamin muna natin ang sitwasyon sa ilang pangunahing lansangan sa oras na ito. Mula sa Commonwealth sa Quezon City, may report si Asher Kadapan Jr. live. Asher, good morning! Good morning, Kuya. Good morning din sa ating mga kasangbahay. Joshua, abala ang ating mga motorista at mga traffic law enforcers, particular na dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue, kung saan ipinatutupad itong zipper lane mula yan sa area ng Holy Spirit hanggang sa University Avenue upang syempre maibsan ang mabigat na trapiko na karaniwan namang nararanasan dito sa lugar. Para sa mga motoristang binabagtas ang westbound lane ng Commonwealth o yung mga papunta sa direksyon ng Maynila, light traffic po simula sa Quirino Highway hanggang Tora. Pero mararamdaman na traffic at mapagal po ang usad ng mga sasakyan hanggang sa area ng Quirinoa. Pag-train traffic naman ang nararanasan sa Quezon City Memorial Circle. Para naman sa mga nais, umaasin zipper lane, pari pumasok sa inner lane ng eastbound lane kung magdita niya ng mga entry points sa mga users pa sa St. Peter, Don Antonio, Tandagsora at dito rin sa UC Texcoco. Dalawang lane ang ginagamit dyan dahil na rin sa taas ng traffic volume ay pinatutupad sa sabay ng morning rush hour sa public day. Nagpapatupad naman ang stop and go sa mga nais gumamit ng mga kaupulang user spot. Ito naman itong zipper lane implementation, Joshua, ay nagkakaroon ng itaagyang congestion dito sa area ng Texcoco para naman sa mga sasakyan papunta sa Fairview. Pero paglagpas naman dito ay light traffic na po hanggang sa kabilang bahagi ng Commonwealth Avenue area. Joshua, para sa araw ng Miyerkules ay ipinatutupad ang number coding para sa mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa 5 and 6. Nagsimula na yan kaninang alas 7 ng umaga at iiral yan hanggang alas 10 ng umaga at muling ipatutupad mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Yan ang latest. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Nako, baka isa kayo dito mga kasangbahay dahil lumalabas po sa isang survey na dumadami ang mga Pilipinong nagnanais magkaroon ng sariling negosyo. Pero ano nga ba ang ilang patok na negosyo ngayon at paano masisiguro nakikita ka talaga? Ang detalye sa report ni Asher Kadapan Jr. Dating empleyado sa isang biometric company si Marie Claire Noveras, ngunit dahil sa krisis dulot ng pandemya, sinubukan at sinaga niya ang online selling. Sa simula ay nakaranas rin siya ng sobrang matumal na benta, ngunit nang simula na siyang kumita, kalaunan ay nagdesisyon na rin siyang umalis sa trabaho at tutukan ng pagnenegosyo. Parang naisip ko, parang ang bilis nilang kumita sa ganito, sabi ko. Saan sila kaya kumukuha ng mga binibenta nila? Yung parang naisip-isip ko na parang yung kinikita ko dito sa opisina ng isang araw, parang yung isang buwan ko dito, isang araw lang nila, kaya nilang kitain ng isang araw. Lakas ng loob at syaga rin ang sandata ng negosyanteng si Yolanda Bolea. Nagsimula lang siya sa pagbebenta ng 20 pirasong turon. Ngunit ngayon ay mayroon na rin siyang tindahan at nagbebenta na rin ng pares na patok rin ngayon sa panlasang Pilipino. Para sa kanya, mas gusto niya rin ang pagnenegosyo kaysa ang pumasok sa trabaho. Mas gusto ko pa rin po yung sariling negosyo. Bakit? Kasi hawak po namin yung oras namin, tapos kami yung boss. Ayon kay Go Negosyo founder Joey Concepcion, nasa 81% ng mga adult Filipino ang nais magnegosyo basta't may sapat na kaalaman kung paano ito gawin. Yun ang nakikita namin na maraming gustong sumikat. Nakikita nila ang mga inspiring stories kasi ng mga nag-succeed as an entrepreneur. No? So they want to be successful as well. No?
paliwanag pa ni Concepcion para sa mga nais magnegosyo, malaking bagay din ang digital platforms gaya ng social media. Nagbibigay kasi ito ng alternatibong paraan sa pagbebenta ng mga produkto o serbisyo. Nakatutulong din ang mga payo ng mga influencer kung saan ibinabahagi nila ang sariling karanasan kung paano maging matagumpay sa pagnenegosyo. Sa taong 2022, pasok sa mga patok na negosyo ang bigasan, water refilling station, bakery, food delivery at work from home na mga sideline gaya ng virtual assistant at video editing. Ngayon namang 2023, batay na rin sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya, nakikita ng Go Negosyo na may malaking potensyal din na yumabong ang mga negosyo na may kinalaman sa agrikultura. So we want to really help our micro farmers scale up. We want other people who want to get into a new business to look at agribusiness as a model, no? Kasi may ang dami yan opportunity. If there is a shortage of supply in this country, that means we have to improve the level of productivity, and hopefully more people will get into this business model. Dahil sa pandemya, nabago ang ilang paraan ng pangangalakal sa bansa. Ngunit sa ano pamang kalakalan, gaya ng kasabihan, kung may tiyaga ay may nilaga. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagwelga ang mahigit sa 7,000 nurses sa New York, USA matapos mabigo na magkaroon ng maayos na kasunduan sa pagitan ng New York State Nurses Association at Hospital Administration sa isang bargaining session noong Linggo ng gabi. Apektado ng demonstrasyon ang nasa 1,000 kababayang nurses sa lungsod. Para sa detalye, may report si Miguel Moldes live. Miguel, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Celine. Mahigit sa 7,000 nurses sa dalawang pangunahing ospital sa New York, USA ang nagwelga Lunes ng umaga, January 9, 2023, kaugnay ang contract negotiations. Nakikipag-usap sila para sa mas magandang kondisyon sa pagtatrabaho, staffing o mas maraming tawanin ng ospital at mas mataas na sahod. Ang union ng New York State Nurses Association o NYSNA na kumakatawan sa higit 42,000 nurses sa estado ay nagtipon-tipon sa labas ng apat na ospital. Nagsimula ang welga ng nurses sa Montefiore Medical Center sa Bronx at Mount Sinai Hospital sa Harlem alas 6 ng umaga. Ito ay matapos mabigo na magkaroon ng maayos na kasunduan sa mga hospital administrations sa isang bargaining session noong Linggo ng gabi. We are humans and we are burnt out. We are tired. The hospital doesn't seem to care. All they see is profits. Unfortunately, we are just numbers to them. Ayon sa NYSNA, dedicated professionals ang mga nurse na nagbigay ng dekalidad na pangangalaga sa mga pasyente. Sa gitna ito ng matinding hamon at kondisyon araw-araw na pinapaalala ng pandemya. Dagdag din ni Mario Silento, presidente ng New York State American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, short staffing ang karagdagang suliran ng pinakahinaharap ng mga nurses. Umabot na rin anaya sa critical na antas at maaaring makompromiso ang kakayahan na maitong magbigay ng pinakamahusay na kalidad ng pangangalaga sa mga pasyente. Nasa 1,000 kababayang nurses naman ang apektado ng strikes sa dalawang ospital sa lungsod. We are not out here for wages. We are out here because we want patient safety. It's never profit over patients. Please understand that. We want safe staff. Umaasa ang Philippine Consulate General sa New York na mareresolba ang usapin upang matiyak ang healthcare ng New Yorkers habang kinikilala ang bahaging ginagampanan ng nurses sa pangalaga ng mga pasyente. Samantala, sa pahayag ng New York Governor Kathy Hochul, humihingi itong bigyan ng ang nurses ng patas na kasunduan sa paggawa at siguraduhin meron silang ligtas na kondisyon sa pagtatrabaho. Dagdag din ng gobernador na patuloy na makipagtulungan ito sa mga kasama at partido upang ang mga ospital at nurses sa New York City ay patuloy na magagampanan ang kanilang critical na papel sa pangalaga sa New Yorkers. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Health and Human Resources sa dalawang ospital upang matukoy kung paano matutugunan ang issue. Balik sa inyo, Sil.
Maraming salamat, Miguel Moldez, live mula sa Winnipeg, Canada. Alam mo, Joshua, yan talaga yung sa mga problema sa mga ospital, lalo na sa ibang bansa, yung pagkakaroon ng short staffing sa kanilang mga ospital. At saka yung sa mga shift din kasi nila, medyo minsan nagkukulang ng mga nurses. At kapag kulang yung nurses, pati yung mga pasyente natin madadamay. Yes. Kasi magiging overwork yung mga nurses natin, pwedeng magkaroon ng aberya. O kaya kapag sobrang pagod, inaantok, baka hindi na maibigay yung tamang care na pwedeng ibigay sa mga pasyente. So, sa nangyayaring ganito, hindi lang yung nurses talaga yung apektado dito. Mismo yung mga pasyente din ng mga ospital, sila yung mismo naapektuhan din sila kapag understaffed ng mga ospital. Samantala, balikan naman natin sina Ira, Ian, and Dini. Thank you, Joshua and Celine. Pag-usapan natin dito sa news no nila Joshua and Celine. Madami ng mga Filipino yung gusto nang pumasok sa pagnenegosyo kasi nga hawak nila yung oras nila, 'di ba? Tsaka mas malaki yung kinikita nila. So kaya para sa mga kababayan naman natin no na nakaabang ngayon dahil Wednesday, syempre hindi mawawala ang ating mga negosyo tips ngayong araw na ito. Dahil today ang i-share naman natin sa ating mga kababayan ay kung paano ang paggawa ng nilupak. Favorite ko 'to. Magkano ba ang puhunan at posibleng kitain sa ganitong uri ng negosyo? Panoorin natin dito sa Bread and Butter. Good morning, Kuya! Good morning, mga kasambahay! Sa araw na ito ay samahan niyo ko at gagawa tayo ng special na nilupak. Ang nilupak ay originated siya sa Batangas, sa Quezon at sa Calabarzon. Ang tawag ng mga Bisaya sa nilupak ay nilusak. Sa halagang 350 pesos, makakagawa na tayo ng mga 30 pieces na nilupak. So, more or less 350 to 400 pesos ang ating tutubuin dito sa ating special na nilupak. Ito ang makailangan natin sa paggawa ng special na nilupak. Kailangan natin ng 1 kilong kamoting kahoy, kalahating kilong saging saba, cheese para sa toppings natin mamaya, 1/2 cup ng ating condensed milk, kailangan natin ng 1 cup ng nyog at 50 grams na margarine. Ito ang makailangan natin para mas mapasarap natin ang ating nilupak. Simulan na natin ang paggawa ng nilupak. Una, ilagay natin ang ating kamoting kahoy. Ayan. Tapos, isi-sear lang natin siya. Pipinuhin lang natin. Ganyan. Make sure lang na pinong-pino siya. Mas masarap siya kung pinong-pino. Yung hindi mo malalasahan yung buo-buo. At sa paggawa ng nilupak, kinakailangan na tanggalin natin itong kanyang pitch o yung hard string ng kamoting kahoy. Lagay natin dito. Pagkatapos natin mapino yung ating kamote, sunod natin ilagay yung ating saging saba. Yan. Normally, ang kasaba, ano lang siya eh. Yung nilupak ay kasaba lang siya or kamoting kahoy. Pero dahil nga special itong gagawin natin, lalagyan natin siya ng saging saba. Yan. Kailangan lang na pinong-pino siya para mahalo siya doon sa ating kamoting kahoy. Kapag pinong-pino na, mga kasambahay, ang susunod natin ilalagay yung ating 1/2 cup na condensed milk. Ilagay na natin yung ating condensed milk. Yan. 1/2. Para
habang dinudurog-durog nating maiging-maigi yung ating kamoting kahoy at ang ating saging saba, nanunuot na yung lasa ng condensed milk. Yan. Or kung meron kayong, meron ako dito sa gilid ko, meron kayong gloves, pwede rin kayong gumamit ng gloves para mas mapabilis. Tapos yan, kapag na durog na natin maayos, lalagyan natin ngayon ng, lalagyan na natin to yung ating margarine. Ngayon, nakahanda na rin naman ang paglalagyan natin. Lagyan muna natin siya dito. Imumold natin siya dito. Lalagyan lang natin ng margarine yung ating dahon ng saging para hindi siya masyadong dumikit. Yung lupak. Yan. Maglalagay lang tayo dito. Yan na siya. Tapos, maglalagay lang tayo ng cheese sa ibabaw. Siyempre, maglalagay din tayo ng ating nyog sa ibabaw. For presentation ng purposes lang naman ito. Mga kasambahay, ang ating finished product na nalupak. The best. Nalalasahan ko yung ano, yung kamoting kahoy, yung saging, yung cheese, siyempre, at saka yung ating nyog. Sarap. Hanggang sa susunod, mga kasambahay. At iyan na nga, mga kasambahay, ang ating finished product. Ako po muli si Rajan Bolivar at sana may natutunan kayo. Hanggang sa susunod! Yun, oh, nilupak. Ang sarap talaga niya, lalo na yung gawa ng lola ko. Wow, bias. Gawa ng lola ko. Kasi hindi siya gumagamit ng condensed milk. Ang alam kong ginagamit niya ngayon yung coconut milk. Mm-hmm. Yun yung ginagamit niya doon. Tapos, syempre, wala naman masyadong gamit sa probinsya. Yung mortar and pestle, di ba, maliit. Malikdik. Yung sa kanya, yung talagang nakatayo ko, tapos didikdikin mo yung... Ah, talaga? Ang laki nun. Yun yung mga gamit dun sa probinsya. Kayo ba, nakatikim na kayo ng nilupak? Yes. Hindi ko nga alam yung nilupak eh. Actually, hindi siya masyado na parang ngayon naititinda minsan sa mga naglalako. Mm. Kasi parang ang familiar sa atin yung mga karaoke, suman, mga puto bumbong. Ano yung karaoke? Yung hindi ako masyado familiar din. Yung pero alam ko, saging yun. Parang rice cake siya, ganyan. Natikman mo na. Bilong ko. Tsaka yung banana cue. Dito, saging na bilong. Oh, okay. Sabi ko, saging na bilong. Saging nga daw na bilong yun. Saan? Bilong. Saging na bilong. Karyoka. Pero paano kayo na itong nilupak? Hindi ko alam na dessert siya. Dessert pala siya. Sarap yan. Yung texture niya kasi medyo kakaiba. Parang mashed nga siya, mashed. Parang siyang mashed potato, pero kamoting kahoy. Na matamis. Medyo matamis siya. Basta kamoting kahoy talaga, hindi ka bibiguin yan eh. Nakatikim na ba kayo nung puto na may nagawa sa kamoting kahoy tapos may bukayo sa loob? Hindi pa. Ay, hindi pa. Ano, kamoting kahoy na ginataan? Hindi pa rin. Ay, naku. Ay, grabe. Hindi pa masasarap kainin. Ipatikim mo. Kwento ka na ko. Ma, patikim daw. Sis Mami, baka naman. Ay, meron na din. At dahil dyan.
pinapatik ko pa dahil yung mga ano natin, pinag-usapan natin, panghanda yata. Kaya ito, pinapatik pa ng happy, happy birthday si Brother Roland Antonio. Happy birthday! Yan sa mga nawa po ng Panginoon. Kay Rian from Montreal, Canada, at kay Mamsi, good morning! Mamsi! Good morning! Good morning! Good morning din kila Hazel, Pat, Andrea, Rica, Ray, and AJ. And of course, yan o, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay 100% organic premium nutraceutical na gawa sa high-quality blue-green algae. Ang sustansya na 1 gramo o 4 na tableta ng Genesis Organic Spirulina ay katumbas ng sustansya ng 1 kilong gulay at prutas. Superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants. Pasiglahin ang inyong isipan at immune system panlaban sa iba't ibang sakit. Sigurado yung may complete nutrition ka everyday. Feel your best with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730 and 0960-688-6296. Also available online and selected outlet Mercury Drug Outlets. Nationwide. Parang araw makukuha ko rin to. Ayan. Ito na. Happy birthday kay Brother Jose Carlo Valdez III, a.k.a. Brad J.C. Isipin mo, ang ganda-ganda ng pangalan niya, tapos J.C. ng tawag na. Nakakita na ba si Brad J.C. ng mata ng baka? Hinahanap pa rin niya. At belated happy birthday sa aking tita Mercy sa Maniego Mendoza. And good morning sa aking mommy, sa aking daddy, and kay Yuna. And also, we would like to thank Clary's Flower Shop. Surprisingly beautiful for your flower needs and requirements. Order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biklatan, General Trias City, Cavite. Yeah. Happy birthday! Ang daming may birthday! Pakikinanda! Happy birthday po kay Jess Gloria mula sa inyong asawa na si Prima. Wow. Bibilisan ko na to kasi nilalamig na yung katabi ko. Good morning kay Mama Grace, kay Kuya Zay, kay Zia, kay Brad Rinante, kay Lola Sela, Lola Delolo Jun, kay Chelsea sa Trabalho and Fredes family. Good morning! Pagbati mula kay Tini ang inyong Winnie Winnie. Sige, Ian. Yun, ako po binabati ko lang si Goku. Good morning! Okay. Yun lang. Mabilis kasi giniginaw na. Makasang bahay, ha? Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa atin mula pa kayo ng 6 in the morning. Samahan niyo po kami uli bukas, God willing. At sabay-sabay tayong bumati ng Good Morning!